Sa simula ng anime ay tumawag si Itadori sa ospital para kamustahin ang lolo niya, subalit ayaw siyang makausap ng matanda. Kinagabihan ay nagpunta si Megumi sa isang kulungan ng manok dahil dito daw itinago ng mga kasama ang isang cursed spirit. Subalit pagtingin ay wala itong laman. Kinabukasan sa school ay kasama ni Itadori sila Sasaki at Iguchi, na mga kagrupo niya sa cult club para magtawag ng espiritu. Nang dumating ang school president dahil ipinapatigil nito ang club dahil wala daw silang ginagawang activity. Kaya giit ng tatlo na iimbestigahan daw nila ang mga trahedya kung saan ang mga football player nila ay nau-ospital matapos lang madapa sa field. Bali-balitang may nagpaparamdam daw sa field, saka ipinakita ang balita sa isang dyaryo na may isang trabahador daw ang nawala sa lugar 30 years ago. At pinaghihinalaan nilang ang kaluluwa ng trabahador ang sanhi ng mga trahedya na nagaganap sa field. Subalit giit ng school president na ang sanhi daw ng trahedya ay mga kagat ng garapata. Tapos pinipilit pa nila na pasalihin si Itadori sa track and field club, para mabuwag ang club ng mga weirdo. Subalit ayaw pumayag ni Itadori, kaya napagkasundo ang magduduelo na lang sila sa field. Nagpunta din si Megumi sa nasabing field, kung saan dito pala tumatambay ang isang cursed spirit. Nagsimula na ang duelo nila Itadori at Takagi kung saan palayuan sila ng hagis ng bola. Subalit nang si Itadori na ang tumira ay world record ang nagawa niya kaya panalo na siya kagad. Kaya naman mananatili ang bida sa club ng mga kulto. Dito ay napansin din ni Megumi ang pambihirang lakas ng bida. At nang mapadaan si Itadori sa harap ni Megumi ay napansin niyang may dalang cursed object ang binata. Pagkatapos ay dumalaw ang bida sa lolo niya. Subalit ito na pala ang huling pagkikita nila dahil binawian na ito ng buhay. Ikinalungkot ito ni Itadori, subalit habang kausap ang nurse ay minabuti niyang maging positibo. Nang bigla siyang tawagin ni Megumi. Dahil nais nitong kunin kay Itadori ang cursed item na napakamapanganib daw. Ibinigay naman ito ng bida kay Megumi, pero wala na palang laman dahil kinuha daw ito ng kagrupo niya sa club, dahil gagamitin daw nila sa ritual. Kaya naman natakot si Megumi para sa kanila dahil ikasasawi daw nila ang gagawin. Sa loob ng cult club ay binuksan nila si Saki ang bagay na may sumpa, na nakita nilang isang daliri. Nang biglang namatay ang ilaw. Saka yumanig at lumabas ang isang cursed spirit, samantalang nagmamadali ang dalawa para iligtas ang mga cult member. Sa labas ay nakita kaagad nila ang masamang aura. Kaya pinagbawalan ni Megumi si Itadori bago siya pumasok. Sa loob ay hinahanap ng cursed spirit ang dalawa. Ngunit nakitang may kumagat pala sa ulo ni Iguchi, saka sila nahanap ng isa pa. Subalit kaagad na dumating si Megumi para mag-summon ng dalawang lobo. Kinalaban ng mga lobo ang mga spirit sa loob ng school, hanggang sa makarating sa malakas na spirit na nang kidnap sa dalawa. Ngunit hindi niya ito maatake dahil madadami ang dalawang estudyante. Nang bigla namang dumating si Itadori na walang takot na sinuntok ang spirit sa mukha, saka niligtas ang dalawang kaibigan. Kaya nakakuha ng clear shot si Megumi, saka kinain ng mga lobo niya ang halimaw. Hinangaan ni Megumi ang katapangan ni Itadori dahil kahit ngayon pa lang siya nakakita ng cursed spirits ay hindi siya natakot. At pagbuhat kay Sasaki ay nakuha niya ang Sukuna finger. Nagiit ni Megumi na pinag-aagawan ng mga cursed spirits para lumakas. Nang biglang may dumating na naman na bagong kalaban na naging dahilan para mahuli nito si Megumi. Pero bago niya magamit ang powers ay binalibag siya nito sa pader kaya naglaho ang mga wolf niya. Saka dahil sa lakas nito ay tumalsik si Megumi sa labas. At sa bingit ng kamatayan ay tumulong si Itadori. Kahit na pinapaalis siya ni Megumi ay matapang niya itong kinaharap kahit na ngayon pa lang siya nakakita ng isang cursed spirit. Ngunit ni Kalaunan ay nasuntok siya nito at nabitawan ang Sukuna finger. Kaya pilit niya itong kinuha kahit gamit lang ang bibig. At pilit din siyang kinakain ng halimaw kasama ng Sukuna finger. Dahil dito ay napagpasyahan niyang kainin na lang ang daliri, na sa tingin ni Megumi ay ikakasawi ni Itadori. Subalit binigyan nito si Itadori ng pambihirang lakas, hanggang sa magawa niyang matalo ang cursed spirit. Subalit nag-iba ang anyo ng bida dahil ang Sukuna pala ang nagko-control sa katawan niya na labis na ikinabahala ni Megumi. At dito ay nasabik ang Sukuna sa dugo ng maraming tao. Pero nagawang makontrol ni Itadori ang katawan niya na siyang ipinagtaka din ng Sukuna. Ngunit balak siyang tapusin ni Megumi dahil mapanganib itong nilalang, nang dumating naman si Gojo. Nainasar pa si Megumi dahil pinahirapan daw ito ng cursed spirit kanina. Saka naman sinabi ni Itadori kay Gojo na kinain niya daw ang Sukuna finger. Kaya nalaman kaagad ni Gojo na nakipagsanib ang Sukuna sa katawan ng bida.
Pagkatapos ay nakiusap si Gojo na palabasin niya ang Sukuna. Ngunit nag-aalala si Itadori pero giit ni Gojo na siya daw ang pinakamalakas. Kaya pinahawakan niya ang pinamili kay Megumi, dahil nagsha-shopping pala si Gojo kahit na nagkakandamataya na ang mga tao. Sumugod kaagad ang Sukuna habang nagsasalita pa si Gojo, subalit inupuan lang niya ito. Muling sumugod ang Sukuna, subalit tila ba pinaglalaroan lang ni Gojo ang Special Grade Cursed Spirit, sa kanya ito pinatalsik sa malayo. Kaya nagalit ang Sukuna at sumuntok ng napakalakas kaya nawasak ang gusaling nasa likod ni Gojo. Subalit nagulat siya dahil nakitang nakatayo pa rin na walang gallows ang Jujutsu Sorcerer. Saka naman kinontrol na ulit ni Itadori ang sariling katawan. Ikinamangha ni Gojo na kayang kontrolin ni Itadori ang Special Grade Cursed Spirit. Saka siya nito pinatulog. Dahil kapag nagising daw ang bida na hindi nakokontrol ng Sukuna ay isang karapat dapat daw na vessel nito si Itadori. Ayon sa regulation ay kailangan nilang patayin si Itadori, pero ayaw itong gawin ni Megumi kaya nakiusap siya kay Gojo na sinang ayunan nito kaagad. Kaya naman dinala siya ni Gojo sa isang silid. Sinabi ni Gojo kay Itadori na nakatakda na daw ang execution ng bida, pero pinigilan niya ito. Saka pinakita ni Gojo ang isa pang Sukuna finger, at pinaliwanag na meron daw 20 nito, pero 6 na daliri pa lang ang hawak ng asosasyon. Ipinakita niya na hindi nila ito kayang wasakin, dahil masyado daw malakas ang cursed object. Kaya naman kapag pinatay daw nila si Itadori ay kasabay niyang mawawasak ang Sukuna finger na kinain nito. Kaya naman nais niyang mapakain muna kay Itadori ang 20 Sukuna finger bago niya paslangin ang bida, para magawa niyang mawasak ang lahat ng Sukuna finger kasabay nito. Dinalaw ni Itadori ang 2 kaibigan na nasa ospital subalit hindi pa rin nagigising si Iguchi. Kasabay ng pagluluksa niya sa lolo ay hiningi ni Itadori kay Gojo ang hawak nitong Sukuna finger, sa kanya ito kinain. Kaya naman nagwawala sa loob niya ang Sukuna pero nagawa pa rin niya itong makontrol, na ikinamangha ni Gojo dahil bibihira lang daw ang ganitong tao. Tapos nagpa siya na ang bida na makikipagtulungan kay Gojo. Saka dumating si Megumi at sinabing magiging magkaklase daw sila sa Jujutsu School. Nakita nila si Principal Masamichi na naggaganchilyo ng mga stuffed toy. Agad na nagsimula ang interview. Nang itanong ng principal kung bakit nais ng bida na maging isang sorcerer. Kaya pinaliwanag ni Itadori na hiling ng yumaon niyang lolo na magligtas siya ng mga tao para dumami ang mga kaibigan. Pero hindi siya pumasa sa interview, kaya pinakilos nito ang isang manika para atakihin ang bida. Nakabawi ng suntok si Itadori subalit nagpabanda-banda ang manika sa loob ng silid, hanggang sa hindi na niya ito makita. Saka siya nito tinackle attack. Dahil hindi daw sapat ang dahilan ng bida para maging isang sorcerer. Saka siya biglang inapercut ng manika. Pero muling nakabawi ang bida, saka sinabing siya lang ang may kakayahang makontrol ang Sukuna. Kaya nakapasa na siya sa interview, saka siya binawian ng manika, tapos binalaan siya ni Gojo kung gaano ka mapanganib kolektahin ang mga daliri, dahil hinahanap din ito ng mga cursed spirits para lumakas. Subalit matutulungan daw sila ng Sukuna sa loob ni Itadori para mabawi ang mga Sukuna fingers. Kinabukasan ay nagpunta sila sa train station para sunduin ang isa pa nilang kaklase na si Kagisaki. Kung saan hindi nagustuhan ng dalaga ang 2 kaklase. Pero nang sabihin ni Gojo na magpupunta sila sa Tokyo ay nagkasundo sila Kagisaki at Itadori. Pero sa isang lumang gusali sila dinala ni Gojo na ikinadismaya ng 2 magkaklase. Dahil gusto daw subukan ni Gojo ang kakayahan nila Itadori at Kagisaki. Pero dahil hindi pa marunong mag-exercise si Itadori ay binigyan siya ni Gojo ng isang kutsilyo na may sumpa. At bago sila pumasok ay nagbabala si Gojo na huwag palabasin ng bida ang Sukuna dahil mapanganib ito. Pumasok ang 2 sa gusali, at agad naman nilang hinanap ang sinasabing cursed spirit sa loob. Subalit para mapabilis daw ang trabaho nila ay naghiwalay ang 2. Ngunit pagkaalis ni Kagisaki ay kaagad na dumating ang isang spirit pero alisto ang bida. Gamit ang patalim na bigay ng sensei ay matapang na kinaharap ng bida ang cursed spirit, hanggang sa tuluyan niya itong matalo. Samantala si Kagisaki naman ay napansing nagtatago ang isang cursed spirit sa isang manikin. Kaya inatake niya ito gamit ang sandata niyang may sumpa na martilyo at pako. Kaya nagpakita na ang cursed spirit. Pero sa isang kumpas ng kamay ay pinalubog niya ang pako na siyang nagwasak sa ulo ng estatwa. Ngunit pagkatapos ay nakita niyang may isang bata pala ang naligaw sa loob. Kaya inakay niya ang bata, subalit natatakot itong lumabas.
Saka naman biglang may sumulpot na isa pang cursed spirit na ginawang hostage ang bata, kaya hindi ito maatake ni Kagisaki. Kaya binitiwan niya ang sandata para makipagnegosasyon. Mabuti na lang ay dumating si Itadori mula sa pader, saka niligtas ang bata mula sa cursed spirit. Dahil dito ay nagmamadaling tumakas ang kalaban, pero ginamit ni Kagisaki ang naputol nitong kamay para tapusin ito. Nanakita naman nila Gojo sa labas na naglaho. At dahil matagumpay ang misyon ay sama-sama silang kumain, tapos sabay-sabay din silang umuwi. Kinabukasan ay nagpunta ang tatlo sa isang gusali kung saan tinulungan sila ni Kiyotake Sensei na maglagay ng veil sa buong lugar. Kung saan ito ang maghihiwalay sa spirit world at sa totoong mundo. Agad na nagsummon ng wolf si Megumi para malaman kung may malapit na cursed spirit. Pumasok sila sa gusali subalit napahinto nang mapansin na na-trap na pala sila sa loob. Subalit kumalma sila nang sabihin ni Megumi na natatandaan ng wolf niya ang daanan palabas. Nagpatuloy sila sa paghahanap ng mga survivor, hanggang sa makita ang isang bangkay. Dito ay nagawa pang mag-away ng dalawa dahil nais ni Itadori na bigyan ng maayos na libing ang bangkay, subalit wala na daw silang oras giit ni Megumi. Nang bigla namang higupin ng isang black hole si Kagisaki, saka nakitang may pumas lang din sa wolf niya. At saka biglang lumitaw sa harap nila ang isang malakas na special grade cursed spirit na labis na ikinatakot ng dalawa. Ngunit umatake pa rin ang bida subalit naputol nito ang kamay niya. Samantala napunta sa isang dimensyon si Kagisaki na puno ng mga maskara. Habang si Megumi naman ay tumakas gamit ang ibon niya. Napag-alaman na bago pala tumakas si Megumi ay sinubukan pala ni Itadori na magpatulong sa Sukuna, subalit ang mga kasama niya ang nais nitong paslangin. Nagdura ang spirit kaya nabangenge ang dalawa, at makikitang pinaglalaroan lang sila nito. Ngunit nagplano si Itadori na patakasin si Megumi para hanapin si Kagisaki at makalabas ng ligtas sa lugar, sa kanya papalabasin ang Sukuna. Pinalabas ni Megumi ang isa pa niyang wolf para mahanap si Kagisaki, subalit ang dalaga ay naubusan na ng pako dahil sa dami ng kalaban niya. Pinatalsik ng spirit si Itadori sa pader, saka siya nito ni Rasengan kaya tumagos sa kabila. Muling umatake ang spirit at wala nang nagawa ang bida, kaya nakaramdam na siya ng takot. Samantala si Kagisaki ay kakainin na sana ng spirit subalit na iligtas ni Megumi gamit ang Shikigami, habang si Itadori naman ay napaiyak na lang dahil sa pagsisisi kung bakit niya kinain ang daliri ng Sukuna. Ngunit sa gitna ng mahirap na sitwasyon ay nagawa niyang makagamit ng kapangyarihan, ngunit baliwala ito sa special grade spirit. Tapos nang marinig niya ang signal ni Megumi ay pinalabas niya na ang Sukuna. Dito ay natakot ang special grade, pero inutusan ito ng Sukuna na tulungan siya nitong hanapin ang mga bida. Pero ayaw nitong inuutusan siya kaya inatake ang Sukuna, pero baliwala lang ang atake. Kaya ang Sukuna naman ang umatake sa special grade. Nahalatang pinaglalaroan lang ng Sukuna dahil sa malaking agwat ng kapangyarihan, kahit na dalawang daliri pa lang ang nakakain ni Itadori, hanggang sa mahulog ito sa ilog. Umalis na sila Kiyotaka para dalhin sa ospital si Kagisaki pero nagpaiwan si Megumi para sa kaibigan. Samantala nakitang pinagpuputol ng Sukuna ang katawan ng special grade pero nagagawa din itong mapatubo muli ang mga kamay at paa. Pero pinalabas ng Sukuna ang domain expansion niya, at sa isang iglap ay nahiwa-hiwa ang katawan ng spirit. Sa kanya kinuha ang isa sa nawawala niyang daliri. Tapos inaasahan niya nang makikipagpalit na sa kanya si Itadori pero hindi magawa ng bida kaya natuwa ang Sukuna. Nakita ni Megumi na nawala ang veil kaya inisip niyang natalo na ang kalaban, subalit biglang lumabas sa likod niya ang Sukuna. Saka naisipan ng Sukuna na tanggalin ang puso ni Itadori. Para matakot ang bida na bumalik sa katawan nito dahil ikasasawi niya ito. Saka kinain ng Sukuna ang isa pa niyang daliri para mas lumakas. Pero naisip ni Megumi na ang tanging pag-asa para matalo ang Sukuna ay ang tulungang makabalik si Itadori, para sabay silang masawi ng Sukuna. Kahit nakabado ay pinalabas ni Megumi ang alagang Kwago, saka pinagtulungan ng dalawa ang cursed spirit. Subalit nasisiyahan pa ang Sukuna sa nangyayari. Saka nito pinatalsik si Megumi, kaya pinalabas niya ang malaking ahas na nakagat ang Sukuna. Saka naman pinagtulungan ng dalawang spirit ang cursed spirit. Pero napaslang nito ang malaking ahas sabay nag-teleport sa likod ni Megumi. Tapos tinapon siya nito sa malayo sabay sinapok pa sa ere, saka inulit pa nito. Ngunit sa pangatlo ay natulungan siya ng alagang Kwago, pero kasama naman itong inatake ng Sukuna kaya bumaon silang dalawa. At dahil naubos ang lahat ng mga alaga ni Megumi ay napilitan siyang palabasin ang tinatagong lakas,
Subalit bago pa magsimula ang laban ay nakita niyang nakabalik na si Itadori sa katawan nito. Pero dahil binutas ng sukuna ang dibdib ni Itadori ay masasawi ito kasama ang tatlong daliri ng sukuna na kinain niya. Kinabukasan ay kasama ni Geto ang mga cursed spirit para makipagsabuatan. Pero pagdating sa resto ay isang upuan lang ang inoffer ng waitress dahil hindi nakikita ng mga tao ang mga spirit. Nagagalit naman si Gojo sa pagkasawi ni Itadori, dahil habang wala daw siya ay sinamantala ng mga higher-ups na bigyan ng mga estudyante niya ng kalaban na hindi nila kayang talunin. Kaya sumagi sa isip ni Gojo na bakit hindi na lang niya paslangin ang mga higher-ups na madali lang naman niyang magagawa. Dumating naman si Liri na isa ring sensei, na sinabing siya na daw ang bahala sa katawan ni Itadori. Nagdadalamhati sila Kagisaki at Megumi, nang dumating si Maki na nagtataka kung bakit sila malungkot. Kaya sinabi ni Panda na kamamatay lang kasi ng partner nila, kaya nahiya si Maki sa inasal niya. Pagkatapos ay niyaya sila nila Panda na sumali sa isang school exchange competition na magsisilbing training na rin nila. At dahil nais nilang lumakas ay hindi nila ito tinanggihan. Samantala nais naman makipagtulungan ng cursed spirit na si Jugo kay Geto na isa namang cursed user, dahil nababahala siya sa pagdami ng mga Jujutsu sorcerer. Kaya sinabi ni Geto ang dalawang bagay para matalo ang mga sorcerer. Una ay kailangang matalo muna nila si Gojo na siyang pinakamalakas, pangalawa ay ang maging kakampi ang sukuna. Pero nagtataka si Jugo dahil akala niya ay patay na si Itadori. Pero ang bida pala ay nasa loob ng dimension ng sukuna. Sinisisi ni Itadori ang sukuna sa mga nangyari, kaya naman walang takot niya itong kinalaban. Subalit tinadyakan lang siya nito. Pagkatapos ay inupuan siya nito, saka pinaliwanag na ang lugar na ito ay matatawag ding loob ng pag-iisip ng sukuna. Sinubukang makipagkontrata ng sukuna sa bida, kung saan nais niyang magkaroon ng kakayahang makontrol ang katawan kung kailan niya gusto sa loob ng isang minuto, kapalit ng pagpapagaling sa katawan ng bida. Subalit ayaw pumayag ni Itadori. Kaya sinabi ng sukuna na magiging mabait daw siya, na siyang pagtitibayin ng isang kontrata. Pumayag na ang bida kaya tumayo na ang sukuna, pero bigla niya itong sinuntok dahil nilinlang niya lang pala ito. Kaya giit ng sukuna na kapag nanalo na lang daw si Itadori sa laban nila ay bubuhayin nito ang katawan ng bida nang walang ibang kondisyon. Pero pag nanalo ang sukuna ay siya ang masusunod sa kontrata. Pumayag ang bida ngunit sa isang iglap ay natalo siya ng sukuna. Kaya biglang bumangon ang bida, na ikinagulat ni Kiyotaka. Nalabis namang ikinatuwa ni Gojo. Saka nakiusap si Gojo kay Liri na huwag munang sabihin sa higher-ups ang muling pagkabuhay ng bida para makarecover muna ito. Samantala sa resto kung nasaan sila Geto ay nararamdaman pala ng isang waiter ang mga cursed spirits. Dito ay nagpaplano ang mga kalaban na gumamit ng isang cursed object na hugis cube, para makulong nila si Gojo dahil mas madali daw itong gawin kesa talunin ang sorcerer. Agad na nag-resign ang waiter na nakakakita sa mga spirit. Kaya ang manager ang gumawa ng trabaho nito subalit bigla siyang nasunog dahil sa kapangyarihan ni Jugo. Tapos pinaslang na rin ni Jugo ang iba pang mga tao sa loob ng resto para patunayan ang lakas niya kay Geto. Dahil balak daw niyang talunin si Gojo Satoru. Samantala nagsimula na ang practice nila para sa competition. Kung saan pinaikot-ikot ni Panda si Kagisaki sa Kahinagis. Si Gojo naman ay tinuturuan si Itadori kung paano gumamit ng cursed energy. Katulad ng aura na napalabas ng bida noong nakikipaglaban sa cursed spirit. Sinubukan niyang gawin ito muli pero hindi na niya magawa. Kaya sinabi ni Gojo na nagmumula daw ito sa emosyon, kaya inakala ng bida na kailangan ay maging masungit din siya katulad ni Megumi. Naramdaman naman ni Megumi na pinapag-usapan siya dahil bigla siyang nairita. Giit ni Gojo na ang susi sa paggamit ng cursed energy ay ang matagumpay na pagkontrol sa iyong emosyon. At ang napili ni Gojo na training para sa bida ay ang panonood ng movie. Subalit makakasama ng bida sa panonood ang isang manika na mula sa principal, na bigla siyang sinapok. Dahil giit ni Gojo na sasapukin siya ng manika sa tuwing hindi niya ito mabibigyan ng tamang sukat ng cursed energy. Kaya nagsimula ng mag-movie marathon ang bida, subalit palagi siyang nasasapok. Umalis si Gojo para makipag-usap sa principal, pero nang may maramdaman ay bumaba siya sa alanganin na lugar saka nagpaiwan. Nang bigla siyang atakihin ni Jugo mula sa itaas na tagumpay niyang nailagan. Saka lumikha ng maliit na bulkan si Jugo at naputukan ang sorcerer. Kaya inakala niyang nanalo na siya sa laban, pero sa kabila ng apoy ay nanatiling nakatayo si Gojo. Napansin ni Gojo na special grade ang kalaban niya, pero labis pa siyang ginanahan.
Nagpalabas ng mga insekto si Jugo, na hindi rin inilagan ni Gojo kahit na napakalakas nito. Subalit sumabog ang mga insekto pero nakatakas ang sorcerer. Kaya sa inis ay napasugod na naman si Jugo na agad na kinombo ang sorcerer na inakala niya na namang natapos niya na. Pero nanatili pa rin nakatayo si Gojo. Saka ipinakita ng sorcerer na meron palang tila barrier sa katawan niya kaya hindi siya matamaan ni Jugo. Pero ang totoo ay napapabagal niya pala kumilos ang mga kalaban kapag lumalapit sa kanya. Saka niya sinikmuraan ang cursed spirit na labis na puminsala dito. Tapos ginawa niya pang punching bag. Tapos nagpalabas pa si Gojo ng napakalakas na cursed technique, sa kanya binugbog ng walang humpay ang special grade cursed spirit. Na sinubukan pang lumaban pero sinipa siya ng sorcerer papunta sa lawa. At sa isang iglap ay nadala doon ni Gojo si Itadori para mapanood nito ang mangyayari. At bago pa madala ni Gojo ang bida sa lawa ay nakita niyang mabilis na natututo si Itadori. Sa kanya sinabing ipapakita niya daw kung paano makipaglaban ang mga sorcerer gamit ang domain expansion. Nagtataka si Itadori kung bakit nakakatapak sila sa tubig, at kung paano sila napunta doon sa isang iglap. Giit ng spirit na isang timang daw si Gojo dahil nagdala pa ito ng isang batang magiging sagabal lang sa kanya. Pero tinawanan lang siya ni Gojo dahil mahinang nila lang naman daw ang kaharap niya. Labis na ikinagalit ni Jugo ang mga narinig kaya nagliwanag ang buong paligid. At ipinagtataka naman ng bida kung bakit nahihinaan si Gojo sa kalaban gayong doble-doble ang lakas nito kumpara sa mga nakalaban nila. Gumamit ng domain expansion ang spirit na labis na ikinagulat ng bida. Dahil animoy napunta sila sa ibang lugar. Ipinaliwanag ni Gojo na mas lumalakas daw ang isang nilalang na nagsummon ng domain expansion dahil sa home court advantage. Nagtataka naman si Jugo dahil kung ibang sorcerer daw ang kaharap niya ay kanina pa sana naging abo pagkapasok pa lang ng domain expansion niya. Sumugod ang cursed spirit, nang gamitin ni Gojo ang sariling domain expansion sa pamamagitan ng pagdilat ng mga mata. Napunta sila sa isang dimensyon na hindi maintindihan ni Jugo, at hindi din siya makagalaw. Saka naman binunot ni Gojo ang ulo ng walang kalaban-laban na cursed spirit. Sa kanya ito tinanong kung sino ang mastermind. Dito ay napagtanto ni Itadori na si Gojo Satoru nga ang pinakamalakas na sorcerer. Samantala nanonood pala sila Geto sa malayo, ngunit umalis na siya dahil ayaw niyang magpakita sa mga taong mula sa academy. Tapos niligtas naman ng isa pang cursed spirit si Jugo mula sa pinakamalakas na sorcerer. Matapos ay sinabi ni Gojo na nais niyang maging malakas ang mga estudyante na magagawang matalo ang mga spirit na kasing lakas ni Jugo. Pumasok si Geto sa isang silid, kung saan napunta siya sa isang beach. At di kalaunan ay nakauwi na rin sila Jugo sa lugar. Pinakita rin na dito pala nakatira ang isa pang special grade cursed spirit na si Mahito. Samantala, habang bumibili ng maiinom sila Megumi at Kagisaki ay dumating ang mga estudyanteng bully ng Kyoto Jujutsu High. Dahil nais daw nilang subukan ang kakayahan ng dalawa. Kaya tinanong ni Todo kung ano ang tipo ni Megumi sa isang babae, dahil nakadepende daw sa sagot niya kung magugulpi siya o hindi. Giit ni Megumi na ang gusto niya lang daw sa isang babae ay ang may malakas na karakter. Ngunit naiyak si Todo dahil sobrang boring daw ni Megumi kaya niya ito sinugod. Samantala pinigilan ni Mai si Kagisaki na awatin si Todo. Kaya naman nilait na lang ni Kagisaki ang pagmumukha ni Mai dahil mas maganda daw sa kanya ang kakambal na si Maki. Napiken si Mai kaya nilabas nito ang baril. Samantala inis na inis si Todo, pero nababahala si Megumi dahil alam niyang may history si Todo kung saan pinaslang nito ng mag-isa ang limang first grade at isang special grade cursed spirits. Pero kahit na ganun ay nagsummon pa rin siya ng Shikigami. Subalit mabilis itong inatake ni Todo, saka siya hined throw, tapos susuntukin pa sana pero nakatakas. Walang tigil na pinagsusuntok ni Todo ang first year habang nakangiti. Tapos binaon niya pa ito sa tulay. Saka nito winasak ang haligi ng tulay gamit ang katawan ni Megumi. Pero nang muling susuntukin ay nailigtas ng mga Shikigami. Pero agad namang nakawala si Todo. Dahil dito ay nais na ni Megumi na magseryoso. Pero ikinatuwa pa ito ni Todo. Saka naman pinigilan si Todo nila Inumaki, pati na rin ni Panda. Dahil dito ay kumalma na si Todo dahil tapos na daw siyang maglibang. Samantala bugbog sarado naman si Kagisaki kay Mai pero niligtas siya ni Maki. Tinukso ni Mai ang kakambal na isa daw itong loser pero giit ni Maki na pareho naman daw sila dahil sa mga bagay lang kayang gamitin ni Mai ang cursed energy niya. Pero depensa ni Mai na si Maki naman ay hindi talaga nakakagamit ng cursed energy. At habang nag-uusap ang dalawa ay biglang sinakal ni Kagisaki si Mai. Pero dumating na si Todo na nag-aaya ng umuwi.
dahil may importante pa daw siyang lakad, kung saan makikipag-handshake pa siya sa idol niyang artista kaya nawirduhan ang mga babae. Pag-alis nila todo ay naitanong ni Kagisaki ang tungkol kay Maki, kaya sinabi nitong kailangan niya daw ng cursed eyeglass para makita ang mga spirit, saka umaasa lang din siya sa kapangyarihan ng mga cursed tools. Pero nais niya pa rin maging sorcerer para patunayan sa pamilya niya na kaya niyang maging malakas. Nagpunta si Gojo sa principal ng Kyoto Jujutsu High na si Yoshinobu, para kumprontahin ito dahil alam niyang may kinalaman ito sa pagbibigay ng special grade mission kila Itadori. Nagalit ang second year student na si Kasumi kay Gojo dahil sa inaasal nito, pero natutuwa pala siyang makita ang idol niyang si Gojo pero ayaw niyang ipakita sa principal. Dito ay ipinamukha ni Gojo na nagiging laos na daw ang mga matatanda dahil mas nagiging malakas na ang mga cursed spirits at mga estudyanteng sorcerer kaysa sa kanila. Tapos kaagad nang umalis si Gojo, pero nang utusan ng principal si Kasumi na bumili ng tsaa ay inuna pa nitong magpa-picture kay Gojo. Samantala si Todo naman ay tuwang-tuwa nang makita ang idol niya. Sa isang sinehan naman ay nanunood ang mga cursed spirit, tapos lumabas na si Mahito. Pero sinundan siya ng isang lalaki, at namangha naman si Mahito dahil nakikita siya nito. At sa labas ay naghahanda ang bida kasama ang pro sorcerer na si Nanami para kalabanin ang mga spirit sa loob. Samantala nakapagpa-picture na si Kasumi sa idol niya, subalit pagbalik ay nakalimutan niya pala ang tsaan ng principal. Sa flashback ay pinagtitripan ng mga bully si Yoshino. Dahil pinagbibintangan siya ni Tsubasa na sinisilipan daw siya nito. Kaya nang real talk si Yoshino na hindi naman daw maganda si Tsubasa, at kaya lang siya nilalapitan ng tatlo ay dahil gusto nilang maka-score. Kinabukasan ay nagpunta si Yoshino sa sinehan para manood mag-isa, subalit hindi niya marinig ang palabas dahil sa ingay ng tatlong asungot sa harap. Nagkataon naman na nasa loob din si Mahito kaya pinarusahan niya ang mga asungot. Kinilabutan pero namangha si Yoshino sa nakita, kaya sinundan niya si Mahito sa labas. Hanggang sa makarating sila sa eskinita at magulat si Mahito nang malamang nakikita siya ng lalaki. Saka tinanong ni Yoshino kung paano magkaroon ng ganang kapangyarihan. Kinagabihan ay kinuha ng mga otoridad ang bangkay ng tatlo, saka naman dumating sila Itadori at Nanami. Kung saan tinuruan siya ni Nanami kung paano tignan ang mga bakas ng paanang gumawa ng krimen gamit ang cursed energy. Nagpatuloy sila sa paghahanap sa salarin hanggang sa makarating sila sa labas, nang mapansing may isang cursed spirit sa likod. Subalit si Nanami daw ang haharap dito dahil may isa pang kalaban sa sulok. Inilabas ni Nanami ang sandata, saka nagsimula ang dalawang sorcerer sa pakikipaglaban, nang mapatalsik si Itadori kaya nakascore ng home run ang kalaban niya. At dahil tinuturuan siya ni Nanami sa gitna ng laban ay hindi siya makafocus sa cursed spirit. Gamit ang curse technique ni Nanami ay nagawa niyang tamaan ang vital points ng kalaban kaya kaagad niyang natalo gamit ang patalim na nakabalot pa. At napansin din ni Itadori na binaliktad ni Nanami ang patalim na parang ginaya si Batusay, pero napatalsik na naman ang bida dahil hindi nakatingin. Dito ay nagawa na rin ni Itadori ang itinuro ni Gojo na paggamit ng cursed energy sa mga kamao, kung saan sa pagsuntok niya ay sumabog pa ito sa katawan ng halimaw. Dito ay napansin ni Nanami na talented si Itadori dahil sa kakaunting cursed energy na kaya nitong gamitin ay nagawa nitong mapinsala ng sobra ang katawan ng cursed spirit. Pagkatapos ay nakita nila ang relo ng spirit, kaya naisip nilang dating mga tao ang mga ito. Pag-uwi ay tinawagan nila si Liri, kaya nakumpirma nila na dating ang mga tao ang mga nakalaban, at pinilit lang silang mag-transform gamit ang cursed energy. Kaya giit ni Nanami na kailangan nilang galingan ang pagtugis sa kalaban na gumawa nito. Samantala sumama si Yoshino kay Mahito sa kuta nito, kung saan ay itinuturo niya na nagmumula daw sa negatibong emosyon ng mga tao ang mga cursed spirit. Kaya nagkaroon ng cursed spirit na isang puno, bulkan at dagat dahil sa takot ng mga tao dito. Samantala si Mahito naman daw ay nabuo mula sa galit at puot ng mga tao sa isa't isa. Iniisip nila na Nanami ang mga maaaring kuta ng kalaban, saka naman pinapaimbestigahan niya sa bida si Yoshino dahil nakita ang bata sa camera na tumatakbo mula sa crime scene. Bago umalis ay bumalik si Kiyotaka, dahil alam daw niyang alam na ni Nanami ang tamang lokasyon. Pero naisip ni Nanami na tila ba isang patibong ito kaya ayaw niyang isama si Itadori. Palaging pinapagtripan ng mga siga ang club nila Yoshino sa school. Kaya naman gusto niyang laging kausap si Mahito dahil gusto niyang matutong lumaban. Pinakita ni Mahito ang isang nilalang na gawa sa tao na ani ay pinakamalaki niya daw na nalikha. At ang hawak naman ni Yoshino ay ang pinakamaliit daw na obra ni Mahito.
at pinaliwanag pa ng cursed spirit na may kakayahan daw siyang baguhin ang anyo ng isang tao sa pamamagitan ng pagdampi lang dito. Habang papauwi si Yoshino ay saka siya nakita nila Itadori sakay ng kotse. Kung saan gagamit daw sila ng mahinang cursed spirit para malaman kung nakikita ba ito ni Yoshino. Samantala mag-isang sumugod si Nanami na agad na napaslang ang mga halimaw. Nagpakita sa kanya si Mahito dahil natutuwa daw itong hindi si Gojo ang nagpunta. Ngunit dahil ayaw mag-overtime ni Nanami ay gusto niyang magbakbakan na sila agad. Agad silang naglaban na mapapansing halos match lang sila pero naputol ang kamay ni Mahito. Ngunit diit ni Mahito na wala daw kakayahan si Nanami na saktan ang kaluluwa niya kaya wala daw pag-asang manalo ang sorcerer. Saka pinagaling ni Mahito ang kamay, tapos balak niyang gumamit ng mga tao na ginawa niyang halimaw. Nakasalubong ni Yoshino ang teacher niya na nagtataka kung bakit hindi daw siya nagpunta sa burol ng tatlo niyang kaklase. Subalit nainis lang si Yoshino dahil mga bully sa kanya ang mga nasawing kaklase kaya aatakihin niya sana ang guro, pero natigilan siya dahil dumating si Itadori. Nakumpirma ng bida na nakikita ni Yoshino ang cursed spirit na hawak niya. Subalit kinukulit sila ng guro na paimportante, kaya naman kinuha ni Itadori ang pantalon ng loko saka itinakbo. Pero agad na nakabalik si Itadori kay Yoshino. Samantala patuloy ang umaatikabong bakbakan nila Nanami at Mahito. Subalit na-distract si Nanami nang makitang umiiyak ang taong ginawang halimaw ng kalaban. Ikinatuwa ito ni Mahito, saka nahawakan niya si Nanami pero agad na nakatakas. Saka sinabing kapag muli niyang nadampian si Nanami ng dalawa o tatlo pang beses ay magiging isa na rin itong halimaw. Muli silang naglaban subalit mas nag-ingat si Nanami kaya siya tumatakbo palabas pero agad na nahabol ng kalaban. Ngunit pagsapit ng alas 6 ng hapon ay pinalabas na ni Nanami ang itinatagong lakas dahil overtime niya na daw sa trabaho. Kaya mas lalong ginanahan si Mahito. Agad na sumugod si Nanami gamit ang kamao, na nagawang mabutas ang pader gamit ang cursed energy. Kaya naisip ni Mahito na hindi siya pwedeng tamaan ito. Subalit sa isang iglap ay naputol ni Nanami ang paa niya. Pero nakapagtatakang mas pinili ni Nanami na umalis sa laban, dahil pala mahuhulugan si Mahito ng mga bato. Naramdaman nila Itadori ang pagyanig, saka hindi niya pa rin makontak si Kiyotake Sensei. Kaya naman napilitan si Itadori na tanungin ng diretsahan si Yoshino kung may kinalaman sa pagkasawi ng tatlong estudyante sa sinehan. Sinabi ni Yoshino na wala siyang kinalaman na agad na pinaniwalaan ng bida, saka sila naghintay kay Kiyotake sa lugar. Kaya naman nagkwentuhan muna sila tungkol sa mga movie at naging close. Ngunit pinagmamasdan pala sila ni Geto sa itaas. Nakita sila ng nanay ni Yoshino na pinagkamalang magkaibigan ang dalawa, kaya niyaya ng babae si Itadori na sa kanila na maghapunan. Pinuntahan ni Geto ang pinangyarihan ng laban, nang lumabas si Mahito na nagawa pa rin makasurvive dahil ang pisikal na katawan niya lang daw ang kayang saktan ng nakalabang sorcerer. Nagulat si Kiyotake nang malamang sumama sa bahay nila Yoshino si Itadori, kaya kinakabahan siyang baka malaman ito nila Gojo o Nanami, pero hindi pa siya nakakaalis ay tinawagan na siya ni Nanami. Inutusan siya ng pro sorcerer na magpadala ng backup dahil kailangan daw niyang magpagamot kay Liri. Tapos naisip ni Nanami na mas magiging mapanganib pa daw si Mahito kung hindi niya ito mapapaslang sa lalong madaling panahon. Samantala si Itadori ang naging bangka sa inuman nila kaya naging kaklose niya na ang mag-ina. Hanggang sa makatulog na ang nanay ni Yoshino sa labis na kalasingan. Subalit paggising nito ay nakakita siya ng daliri ng sukuna sa mesa, saka lumabas ang isang cursed spirit na tumapos sa babae. Nabalitaan nila Nanami at Itadori ang nangyari. Subalit ayaw pa rin siyang payagan ni Nanami na sumama kung ang kalaban ay isang special grade spirit. Samantala nagdamit ng itim si Yoshino saka lumabas para magpunta sa school kung saan merong pagtitipon. Nakita nilang may itim na ulap sa labas, dahil ito pala ang veil na ginagawa ni Mahito na siyang nagkulong sa buong school. Dahil ayaw daw gamitin ni Geto ang cursed energy niya para hindi siya mahanap ng mga sorcerer. Giit ni Mahito na sa loob ng ginawa niyang veil ay walang makakalabas, subalit makakapasok ang lahat ng may mahinang cursed energy. Sa loob ay nawala ng malay ang mga estudyante maliban sa matabang sensei at kay Shota na isa sa bully ni Yoshino. Dumating si Yoshino na pinagbibintangan si Shota na nag-iwan ng daliri ng sukuna sa bahay niya kaya niya ito binugbog. Tapos pinalutang niya sa ere, pero biglang dumating si Itadori na sinabihan niyang huwag makialam. Nakikipaglaban sila Nanami sa mga halimaw subalit pinaubaya niya na lang ito sa kasama na halatang nag-aalangan. Pero nang sabihin ni Nanami na ire-recommend niya ito para tumaas ang rank ay ginanahan din. Kaagad na nagsagupaan ang dalawa,
subalit gamit ni Yoshino ang jellyfish shikigami kaya humihina ang atake ni Itadori. Kaya nagawa ni Yoshino na balutin ng jellyfish ang bida. Pero bago siya makaalis ay buhay pa pala ang bida. Kaya kinalaban ni Itadori ang jellyfish, hanggang sa mapatalsik ito sa bintana kasama si Yoshino, pero tumalbog lang sila ng jellyfish. Nagpalabas ng matutulis na panusok si Yoshino, sa kanya inatake ang bida subalit nagawa nito na mapatalsik ang dalawang galamay. Saka agad na sumugod ang bida at inapurkat si Yoshino na tumalsik sa loob ng gusali. Tinatanong ng bida kung bakit siya naging masama, kaya giit ni Yoshino habang umiiyak na sinusumpa daw kasi sila ng nanay niya ng lahat ng mga tao. Muling umatake si Yoshino pero hindi umilag ang bida, para patunayang hindi lahat ng tao ay kinamumuhian sila. Saka niyaya niya si Yoshino na maging isa ring sorcerer para malaman kung sino ang nagsumpa sa nanay nito. Pero nagpakita naman si Mahito na agad na pinalaki ang kamay at inatake ang bida. At dito palang napagtanto ni Yoshino na si Mahito pala ay isa sa mga masasamang nilalang. Pero huli na ang lahat dahil ginawa na din siya nitong isang halimaw, na agad na inatake ang bida. Subalit nais ni Itadori na pagalingin si Yoshino, kaya nakiusap siya sa Sukuna na pagalingin ang kaibigan kahit na anong kapalit. Tumanggi ang Sukuna, saka natuwa pa ito dahil nakalimutan ni Itadori ang tungkol sa kontrata nila. Kaya naman pinagtawanan si Itadori ng dalawang cursed spirit. Saka nasawi na si Yoshino dahil sa hindi kinaya ng katawan nito ang ginawa ni Mahito na hanggang ngayon ay tuwang-tuwa pa rin. Sinuntok siya ni Itadori dahil sa inis, saka nagulat si Mahito dahil nagawang mapinsala ng bida maging ang kaluluwa niya. Labis nang nagalit si Itadori kaya walang humpay niyang pinagsusuntok ang kalaban. Nagpalabas si Mahito ng mga kadenang patalim na maingat na inilagan ng bida hanggang makarating sila sa labas. Gumawa ng drill si Mahito, na siyang tinira sa bida subalit nahawakan ni Itadori ang tali nito. Pero nagulat ang bida nang magkaroon ng mga panusok ang tali, pero hinaatak pa rin niya ito kaya tumama sa gusali si Mahito. Sinuntok ng bida ang lupa kaya naging maalikabok, kaya nakalapit ang bida at nasuntok si Mahito. Pero natuwa pa ito dahil tinusok niya si Itadori. Saka naman sinubukan ni Mahito na palabasin ng sapilitan ang Sukuna. Pero nagulat siya nang mapunta sa domain expansion ng Sukuna, na sinasabing sa susunod na pakialaman niya pa ito ay agad siyang tatapusin. Nakabalik na sa reality si Mahito subalit hinedbat naman siya ng bida ng paulit-ulit tapos tinadyakan pa sa mukha. Subalit biglang napunta sa likod si Mahito na tatapusin na sana ang bida pero dumating naman si Nanami para iligtas siya. Nang makita ni Nanami na may dugo sa ilong si Mahito ay naisip niyang tumatalab ang atake ni Itadori dito. At hindi din ito magawang mapag-transform si Itadori dahil nasa loob niya ang Sukuna. Kaya naman balak magtulungan ng dalawa para matalo ang malakas na kalaban. Agad na sumugod si Mahito na pinagtulungan ng dalawang sorcerer subalit tumalon ito at ginawang patusok ang katawan pero nakaligtas ang dalawa. Kaya tinanggal niya ito subalit agad na inatake ng mga sorcerer, kaya pinaliit nito ang sarili para maging maliksi. Saka siya muling nagsummon ng mga halimaw para libangin si Itadori. Para masolo niya si Nanami na may lamang siya pagdating sa teknik. Hindi magawang saktan ni Itadori ang mga halimaw dahil alam niyang dating tao ang mga ito, kaya naman tatapusin na sana ng cursed spirit si Nanami, subalit biglang dumating si Itadori. Dito ay walang tigil na inatake ng dalawa si Mahito para hindi ito makapag-regenerate. Kaya naman ginamit nito ang huling alas niya na domain expansion, kung saan nakulong niya si Nanami sa loob. Samantala sinusubukan naman ni Itadori na makapasok sa domain expansion ng kalaban. Alam ni Nanami na ang buhay niya ay nasa mga palad na ni Mahito sapagkat siguradong tatama ang atake ng kalaban sa kanya dito. At dahil nalalapit na ang pagkasawi ni Nanami ay nag-flashback na sa kanya ang naging buhay. Kung saan tinalikuran niya ang pagiging isang sorcerer para magkaroon ng normal na buhay, subalit isang araw ay tinawagan niya si Gojo para magbalik. Tanggap na ni Nanami ang katapusan niya nang biglang mabasag ni Itadori ang domain expansion mula sa labas kung saan mas mahina ang depensa nito. At dahil nakapasok si Itadori sa loob ay nagtagpo ang domain expansion ni Mahito at ng Sukuna. Kung saan kaagad siyang inatake ng Sukuna dahil binalaan na siya nito na kapag pumasok muli dito ay kaagad siyang papaslangin. Kaya naman nabasag ang domain expansion ni Mahito, saka sinamantala ni Itadori ang pagkakataon para tapusin siya. At ang tanging nagawa na lang ni Mahito ay ang palobohin ang sarili dahil wala na siyang lakas. Ibinigay ng bida ang lahat ng makakaya sa ataking ito, na siyang nagpasabog sa decoy na katawan ng kalaban,
ngunit tagumpay pa rin itong nakatakas sa kanila. Kaya kinontak ni Nanami ang isa pang kasama para suyurin ang lugar. Subalit hindi na makagalaw si Itadori dahil sa pagod at sa mga pinsalang natamo. Samantala gumagapang si Mahito sa ilalim. Subalit nasabik din siya sa nalaman kung gaano kalakas ang Sukuna na may chance daw manalo kay Gojo kung tuluyang ma-reincarnate. At nang makarecover na ang bida ay nagpasalamat sa kanya si Nanami, dahil nailigtas niya ito dahil sa ginawa niyang pagsira sa domain expansion. Samantala nakarecover na rin si Jugo, nang dumating si Mahito sa lugar para mag-relax. At dahil nalaman ni Mahito kung gaano kalakas ang Sukuna ay nagplano silang kolektahin ang lahat ng mga daliri nito para tulungan itong ma-reincarnate. At handa silang gawin ito kahit na may chance ang paslangin din sila ng Sukuna. Excited na daw na makipagkita si Itadori sa mga kaibigan niya, pero giit ni Gojo na gawin daw nila itong isang surprise para mas exciting na siyang sinang ayunan ni Itadori. Nagulat si Kagisaki nang makitang siya lang ang may dalang bagahe, kaya giit ni Panda na sa Tokyo naman daw gaganapin ang nasabing event kaya nagalit sa kanya ang dalaga. Samantala dumating na rin ang mga taga Kyoto Jujutsu High. Pati na rin ang sensei nila na si Yori Utahimi, subalit late na naman si Gojo. Pagdating ni Gojo ay may dala itong mga souvenir na isa-isang pinamigay sa mga estudyante. Saka binuksan ang dalang bagahe at agad na lumabas si Itadori. Pero mukhang hindi natuwa ang mga kasama nang malamang buhay pa ang kaibigan. At ang mga estudyante mula sa Kyoto ay wala ding pakialam. Samantala ikinagalit naman ito ni Principal Gaku Ganji kaya mas lalo pang ininis ni Gojo. Nagalit si Kagisaki kaya nagsorry ang bida kung bakit niya inilihim na buhay pa pala siya. Ang Sister School Exchange event ay magtatagal ng 2 araw, at kung sinong team ang makakatalo sa Second Grade Cursed Spirit ay siya ang mananalo. Pero kung hindi nila magagawang mapaslang ang nasabing spirit ay padamihan na lang sila ng mapapaslang na mas mahihinang cursed spirit. At ang twist ay maaari silang maglaban, basta wag lang aabot sa pagpaslang sa kapwa sorcerer. Pero bago magsimula ay inutusan ni Principal Gaku Ganji ang mga estudyante ng Kyoto na paslangin si Itadori dahil mapanganib daw ito. Subalit tinadyakan ni Todo ang pader dahil wala daw siyang pake sa plano nila. Saka nagbantang papaslangin niya ang sino mang pipigil sa mga nais niyang gawin. Kaya naman napilitan na lang ang mga natirang estudyante na gumawa ng sarili nilang plano. Sinabi ni Gojo kay Yori ang tungkol sa nakalaban niyang Special Grade Cursed Spirit dahil nais niyang si Yori daw ang mag-imbestiga sa Kyoto. Agad na tumakbo ang magkabilang panig nang magsimula na ang palaro. May nakita sila kaagad na isang mahinang cursed spirit na aatakihin sana ni Maki pero pinigilan siya ni Megumi dahil paparating pala si Todo, na agad namang inatake ni Itadori saka tumakas ang mga kasama. Sumugod si Todo nang may humarang na isang spirit pero napatansik pa rin si Itadori dahil sa lakas. Tapos pinagtatadyakan siya ng walang awang third year sa mukha, pero napahinto nang mawala ng malay ang bida. Pero bago siya makaalis ay muling bumangon si Itadori. Saka naman tinanong ni Todo ang paborito niyang tanong sa kapwa niya lalaki, kung ano ang tipo ni Itadori sa isang babae. Nagtaka si Itadori sa pinagsasabi ng Makong pero sinagot niya na rin ito na ang tipo niya daw ay mga babaeng matatangkad na may malalaking puwet. Natigilan si Todo sa narinig, sa kanya na imagine na mag-best friend sila ni Itadori. Kung saan nagtapat si Todo ng nararamdaman kay Takade-chan, pero nang mabasted siya ay dinamayan siya ng bida. Nagtaka si Itadori kung bakit naiiyak ang kalaban, nang makita sila ni Momo kaya nag-report ito kay Noritoshi ng lokasyon ng dalawa. Kaya naman dumating si Mai na pinagbabaril ang bida, pati na rin si Kasumi pero nakailag si Itadori. Saka dumating na din sila Mekamaru at si Noritoshi kaya siya napaligiran. Pero pinagpalit ni Todo ang lokasyon nila Itadori at Noritoshi, saka inatake ni Todo ang kakampi dahil ayaw niyang pinapakialaman siya sa pakikipaglaban. Kaya napilitan silang iwan ang dalawa. Inatake bigla ng kwago ni Megumi si Momo, saka naman hinarap ni Maki si Kasumi, habang si Megumi ay kinalaban naman si Noritoshi. Samantala patuloy ang matinding sagupaan nila Itadori at Todo, habang si Todo ay hinahangaan ang lakas na ipinapakita ng kalaban niya. Pero naiinis siya sa time lag ng pagtama ng cursed energy ni Itadori. Samantala giit ni Kasumi na wala daw siyang balak paslangin si Itadori, pero nais niyang manalo sa exchange event para mag-rank up at kumita ng maraming pera. Ine-enjoy ni Todo ang laban nila ng bida saka siya binalibag at sinuntok sa ulo, pero hindi siya nasaktan sa atake. Dahil giit ni Todo na masyadong mahina ang divergent fist ng bida. Kaya itinuro niya ang tamang teknik ng paggamit ng cursed energy na agad namang natutunan ni Itadori.
Pinapababa nila Kagisaki si Momo sa puno nang biglang may umatake kay Panda. At nakitang galing ang atake kay Mekamaru. Pero giit ni Momo na siya daw ang lalaban kay Kagisaki. Tumayo si Panda sa kaagad na inatake ang kalaban na isa palang robot. Naglabas ng mga patalim sa braso ang robot saka pinaikot ang kamay at inatake si Panda ng napakalakas pero nakaligtas ito. Kaya tinira niya pa ng kanan ang Panda subalit na natili pa ring nakatayo. Sumugod si Panda at gamit ang mabibilis na kamao ay ginawang punching bag si Mekamaru. Saka siya sinuntok ng puwet ni Panda at napatansik sa malayo. Pinakita ang nagkokontrol kay Mekamaru na isang lalaki pala na kulang ang mga parte ng katawan. Subalit biniyayaan ng kapangyarihan na magkontrol ng mga puppet. Naiinggit daw siya kay Panda na malayang nakakapaglakbay sa labas kaya nagpalabas ito ng isang kanan sa bibig ng robot. Saka napansin ni Panda na tatamaan si Kagisaki kaya kailangan niyang maging shield ng dalaga. Kaya matapang niyang hinarap ang napakalakas na atake ng robot. Subalit sa kabila nito ay nanatiling nakatayo si Panda, na nakitang ginamit ang gorilla form. Agad na sumugod si Panda, kaya sinubukang salagin ni Mekamaru pero hindi ito umubra kaya siya napatalsik ng napakalayo. Saka pinakitang limitado lang pala ang oras ni Panda sa paggamit ng gorilla mode. Nawasak ang kanang kamay ni Mekamaru kasama ng mga sandata niya dito. Kaya agad nang sumugod si Panda para tapusin ang laban nilang dalawa. Gumamit muli ng kanan ng robot subalit baliwala kaya pinili na lang niyang tumakas kaya agad na hinabol ni Panda. Subalit strategy lang pala ito ni Mekamaru para mapuntirya ang life source ni Panda sa tagiliran. Pero hindi inaasahang naloko pala siya ni Panda sa lokasyon ng life source niya. Kaya naman dinakot ni Panda ang pagmumukha ni Mekamaru at tuluyan na itong natalo. At bago umalis si Panda ay sinabi nitong nais niyang dalawin si Mekamaru. Nagulat naman si Kasumi dahil malakas din pala si Maki. Taliwas ito sa sinabi ni Mai na mahina daw ang kakambal niya dahil wala itong cursed energy. Ngunit sa tansya ni Kasumi ay madaling matatalo ni Maki ang isang second grade cursed spirit dahil kinakawawa siya nito. Nasipa siya ni Maki papunta sa ilog pero nakaiwas siya sa malakas na atake. Kaya gumamit si Kasumi ng cursed technique, pero nang mapansin ito ni Maki ay pinutol niya ang sandata saka hinagis kay Kasumi, para makalapit siya nang hindi tinatamaan ng technique. Sa kanya binalimbag si Kasumi at nagawang maaga ang espada ng kalaban. Nakita ito ng Kwago na kinokontrol ni Mei Sensei, kaya napag-usapan nilang dapat daw ay matagal ng second grade sorcerer si Maki kung hindi lang hinaharangan ng sarili niyang clan dahil hindi nila matanggap na walang cursed energy si Maki. Samantala hinahabol ni Kagisaki si Momo, nang magpakawala ito ng malakas na hangin. At gamit ang broom ay pinuntirya ni Momo ang mukha ni Kagisaki kaya ito nagalit. Kaya naman pinaulanan niya ng pako si Momo na madali lang nitong iniilagan. Pero hindi tumigil si Kagisaki sa pagpapaulan ng mga pako na tumatama lang sa mga puno. Sa kanya pinasabog ang mga pakong nasa puno kaya nahirapan sa pag-ilag si Momo. Ginamit din ni Kagisaki ang isa pang pako para maabot si Momo at makakuha ng piraso ng walis. Kung saan kinulam niya ang walis ni Momo para hindi niya ito makontrol. Saka naman gumamit si Kagisaki ng squeaky hammer para hindi niya mapaslang ang kalaban. Ngunit bago tumama ang pangalawa ay tinamaan ito ng rubber bullet na nagmula pala kay Mai na nasa malayo. Pero di kalaunan ay nakita naman siya ni Maki. Binaril ni Mai ang kambal subalit nahiwa lang ang bala. Saka ginamit ni Maki ang bilis para makalapit sa gunner at matadyakan ito. Pinakita sa nakaraan na natatakot si Mai sa mga cursed spirit, pero dahil hindi nakakakita si Maki ay baliwala lang sa kanya ang mga ito. At pagtanda nila ay nagpas siyang lumaya si Maki para maging malakas, ngunit magbabalik daw siya para maging leader ng Zenon clan na tinawanan lang ng kasalukuyang leader nila na si Naobito. At iniwan niya mag-isa si Mai kaya nagalit ito. Pinagbabaril ni Mai ang kakambal, subalit gamit ang bilis ay nagawa muli ni Maki na makalapit. Pero may natira pa palang bala si Mai, na siyang ikinagulat ng kakambal kaya akala ni Mai ay panalo na siya. Pero gamit lang ang kamay ay sinalo ni Maki ang bala. Kaya napilitan si Mai na makipag-close combat kahit na mahina siya dito. Kaya kaagad siyang natalo ng kapatid. Sinabi ni Mai na ayaw niya talagang maging isang sorcerer, ngunit pinilit siya ng clan nila nang umalis si Maki. Pero walang pinagsisisihan si Maki sa mga ginawa. Walang tigil na hinahabol si Megumi ng mga palaso ni Noritoshi. Ngunit nang maubos ang palaso ng kalaban ay lumapit ito para makipaglaban gamit ang kamao, at ikinagulat ni Megumi ang pagiging malakas din nito sa close combat. Nang idilat niya ang mata ay nagagawang mag-teleport kaya napatalsik si Megumi. Samantala may tumawag naman kay Kasumi,
subalit si Inumaki pala ito na pinatulog siya gamit ang cursed speech. Saka naramdaman ni Inumaki ang isang malakas na cursed spirit. Nakita naman nila Yori si Kasumi sa screen na nakatulog kaya ililigtas niya ito. At bago pala magsimula ang palaro ay inutusan ni Principal Gakuganji si Noritoshi na gamitin ang cursed spirit para mapatay si Itadori. Nakita ni Inumaki ang cursed spirit, subalit kaagad itong napaslang dahil dumating pala ang isang special grade na nakaharap din ni Gojo. Samantala si Mahito naman at isang cursed user ay naghihintay ng pagkakataon para sumalakay. Nagpatuloy ang laban nila Megumi at Noritoshi, pero laging nasisira ang sandata ni Megumi. Kaya nagpalabas siya ng isang palaka, subalit decoy lang pala ito para magkaroon ng oras sa pagsama ng elepante. Nagbuga ito ng tubig kaya napatalsik si Noritoshi sa gusali, saka naman pinalabas ang Kwago na umatake sa kalaban pero nagawa pa rin itong matalo ang Kwago. Pero natigilan sila nang makitang may lumabas na malaking ugat. Pinatakbo sila ni Inumaki mula sa mga ugat, saka nasunog ang lahat ng mga papel kaya nalaman nila Gojo na merong mali kaya nagpa siya silang mag-imbestiga. Pinalo ni Kalbo ang malaking pako, at gamit ang cursed energy ay lumikha siya ng isang veil. Sinubukang pumasok ni Gojo pero tumalsik ang kamay, pero kay Yori ay walang problema. Kaya pinapapasok ni Gojo sila Tanda at si Yori, dahil ang barrier daw na ito ay papayag ang makalabas-pasok ang lahat maliban kay Gojo. Pagpasok ng dalawa ay nakakapangilabot na presensya ang naramdaman nila, nang makitang nag-aabang pala si Kalbo. Nais daw niyang bulatlatin si Yori pero si Tanda ang humarap sa manyak na Kalbo gamit ang electric guitar. Nagpakita na kila Megumi ang spirit na may pangalang Hanami. Umatake ito pero pinatigil ni Inumaki, saka inatake ni Noritoshi pero walang gasgas. Umatake ang Kwago saka umatake din si Megumi subalit napakatigas ng balat nito. Nagsasalita sa sariling lingwahe ang kalaban subalit naiintindihan nila ito. At giit nitong nais lang niyang protektahan ang kalikasan kaya nais niyang ubusin ang mga tao. Nagpatuloy sa pagtakbo ang tatlo sa pamamagitan ng combo nila na patitigilin ni Inumaki ang kalaban gamit ang cursed speech saka naman aatake si Noritoshi. Nakarating sila sa bubong ng pasugurin ni Megumi ang Kwago pero agad itong napaslang dahil nasa limitasyon na pala si Inumaki dahil sa lakas ng kalaban. Nasuntok nito ng malakas si Noritoshi, saka gagamitin sana ni Megumi ang alas subalit nais daw itong labanan ni Inumaki. Pinatalsik niya ito subalit manubha din ang naging epekto sa katawan, saka naman dumating si Maki pero naputol ang espada. Naputol ni Megumi ang mata nito pero gumaling lang kagad. Saka naman nilabas ni Megumi ang special grade cursed weapon ni Maki. At gamit ito ay nagawa niyang mapatalsik ang kalaban. At gamit ang mga kaluluwa ng mga napaslang na Shikigami ni Megumi ay nakalikha siya ng mas malakas na wolf, pero bali wala pa rin sa kalaban. Kaya naman pinagtulungan nila Megumi at Maki ang cursed spirit. Pero nagawa ng kalaban na makapagtanim ng halaman kay Megumi. Naglaho din ang wolf dahil sa pinsala ni Megumi, dahil lalo daw babaon ang halaman sa katawan niya kung mas gagamit pa siya ng cursed energy. Sinubukang lumaban mag-isa ni Maki pero agad siyang natalo. Kaya balak ni Megumi na mag-summon muli kahit na ikakasawi niya na ito. Subalit bago niya magawa ay dumating naman sila Todo at Itadori. Pinadala nila kay Panda sila Maki at Megumi para makapag-focus sa kalaban. Pero hindi daw tutulungan ni Todo ang bida kahit masawi ito hanggat hindi ito nakakatama ng Black Flash. Agad na sumugod ang bida at nakatama sa kalaban, saka sinubukan ang Black Flash pero hindi niya napagana kaya umatras muna ang bida. Sinampal siya ni Todo dahil masyado daw galit si Itadori kaya hindi makontrol ang cursed energy. Tapos sinampal siya ulit para makapag-focus. Kaya sa sobrang focus ay hindi niya napansing tumutulo na ang laway. Pero dahil dito ay agad na nakatama ng Black Flash ang bida, naramdaman ni Itadori ang malakas na cursed energy sa katawan, kaya natuwa ang bago niyang best friend, subalit pinagaling lang ng kalaban ang kamay nito. Pero giit ni Todo na nabawasan pa rin naman ang cursed energy nito sa pag-regenerate. Dagdag pa nitong kailangan nilang mabasak ang ulo ng spirit para matalo. Napilitan si Hanami na ilabas ang kaliwang kamay, kaya kahit pinagtutulungan siya ng dalawa ay nagagawa niya pa rin pahirapan ang mga ito. Pagsugod ng dalawa ay pinaglaho niya bigla ang mga ugat kaya makaka-free hit siya sa ere. Pero gamit ang mga paa ay nagawang makailag ng mag-best friend. At ngayon ay binabalak na ni Todo na magseryoso sa laban. Bago gamitin ni Todo ang teknik ay pinagplanuhan niya muna ang kalaban. Tapos sumugod sila ni Itadori pero nahuli siya ng sanga sa paa. Tapos winasiwas sa kainihagis sa patusok, pero nakipagpalit si Todo kaya si Hanami ang natusok.
dahil ito pala ang sinasabing teknik ng Muscleman. Sumugod muli ang dalawa, at gamit ang teknik ni Todo ay nalilito ang Cursed Spirit kung kailan sila aatake kaya nagawa nila itong mabugbog. At dahil dito ay nagawa ng bida na mabugbog si Hanami gamit ang magkakasunod na Black Flash. Patuloy nilang pinagtulungan ang Special Grade Spirit, kaya nagpalabas si Hanami ng maraming mga tiyanak na siyang tinira sa dalawang sorcerer. Subalit biglang pinagpalit ni Todo ang lokasyon nila Hanami at Itadori. Dahil nalaman pala ni Todo ang sikreto na hindi tumatalabang mga ito kapag tinanggal mo ang cursed energy sa katawan. Saka ulit pinatikim ni Todo ng malakas na sipa sa balikat. Pagkatapos ay kinuha ni Todo ang Special Grade Curse Tool na pinagpalit niya kay Itadori. At ito ang ginamit niya sa mukha ng kalaban, pero hindi pa rin ito natalo. Saka humigop ng kapangyarihan si Hanami mula sa kalikasan kaya natuyo ang paligid. Tapos titirahin sila nito ng malakas na kapangyarihan, pero biglang naglaho dahil nawasak na pala ni Gojo ang barrier. Samantala si Tandang Principal naman ay kinalaban ni Boy Calvo, at habang tumatakbo si Yori ay muntikan na siyang mahiwa ni Haruta. Dumating sila kag Isaki pero natuwa pa si Loco dahil ang dami daw chicks. Pero nang makita nilang nawala ang barrier ay tumakbo na rin si Haruta. Pero iba si Calvo dahil naiinis siya kay Gojo. Nakita ni Gojo na nasa maayos na kalagayan naman sila Itadori at Todo kaya nagpunta siya kay Calvo na parang baliw siyang sinugod, saka ito binanatan ni Tanda pero hindi nila pinatay dahil tatanungin kung sino ang mastermind. Tapos nagsummon si Gojo ng dalawang bola na asul at pula, saka pinagsanib at tinira sa lokasyon ni Hanami. At harap-harapang nakita nila Itadori kung gaano ito kalakas. Pero hindi nila alam kung natalo ba ang kalaban. Samantala tagumpay naman si Maito na makuha ang daliri na tinatago ng mga sorcerer. Di kalaunan ay nakitang nakaligtas pala si Hanami pero malubha ang lagay. Kaya binalak itong tapusin ng manyak pero pinigilan siya ni Maito. Pagkatapos ng nangyaring labanan ay naglaro muna sila ng baseball para mag-relax. Dito ay natamaan ng bola sa mukha si Todo, subalit ikinatuwa pa ito ng lahat ng mga estudyante dahil lahat pala ay hindi siya gusto. Kaya naawa si Itadori sa bago niyang best friend. Isang araw ay nagagalit ang isang lalaki dahil nasira na naman ang automatic door niya, na hindi niya alam na kagagawan pala ng isang sumpa. Kinabukasan ay nakasakay sa kotse ang grupo dahil may bago silang iimbestigahan na kaso ng sumpa. Tinitignan nila sa tablet ang mga litrato ng biktima, na lahat ay pawang magkakaklase noong mga bata pa sila. Kaya nagpunta sila sa nasabing school kung saan nakakita sila ng mga siga na takot pala kay Megumi. Dahil kinatatakutan pala si Megumi sa dati niyang school dahil binugbog niya ang lahat ng mga gang dito. Dumating si Tanda na siya palang nagpatawag sa grupo, kaya tinanong nila ito tungkol sa insidente. Ayon sa matanda na ang lahat ng mga biktima ay nagpunta daw sa isang tulay na kilala bilang lugar na maraming nagpapakamatay. Samantala hawak ni Mahito ang tatlong cursed object na nakuha niya sa mga sorcerer, na siyang pinakain niya sa isang biktima, kaya naging halimaw ito. Kinagabihan ay nagpunta ang tatlo sa nasabing lugar, kung saan inantok na sila sa kahihintay subalit walang nagpakitang cursed spirit. Kaya nagmeryenda muna sila sa 7-Eleven nang dumating ang magkapatid at dati palang kaklase ni Megumi ang babae na si Fujinuma. Ikinwento ni Fujinuma na dati ay nagpunta din daw siya sa tulay, at kamakailan ay nagsimula na ring magloko ang automatic door nila sa apartment na tulad ng nangyari sa mga unang biktima bago sila masawi kaya kinakabahan siya. At dagdag pa nito na kasama niya daw ang ate ni Megumi noong nagpunta siya sa tulay, na ikinagulat ng grupo. Kaya naman kinabahan si Megumi dahil malamang ay sunod na ring target ang ate niya. Tinawagan ni Megumi si Kiyotaka para pabantayan ang ate sa ibang mga sorcerer, pero giit ni Kiyotaka na mahihinang sorcerer lang daw ang libre sa ngayon. Nag-advise din si Kiyotaka na itigil nila ang misyon dahil lubhang mapanganib, pero gusto na itong makalaban ni Megumi para subukang iligtas ang kapatid. At dahil ayaw niyang mapahamak ang mga kasama ay pinilit niyang pauwiin ang dalawa. Kinagabihan ay nagpunta siya mag-isa sa tulay, subalit nandoon din pala sila Itadori. Dito ay pinagtapat ni Megumi na matagal na palang may sakit ang ate niya dahil sa nasabing sumpa, kaya nais niyang matalo ang sumpa sa lalong madaling panahon. Nakapasok ang tatlo sa hindi kumpletong domain expansion, kung saan nakita nila ang sumpa na kamukha ni Diglett. At nagulat sila dahil may dumating pang isang sumpa, na alam nilang walang kinalaman sa sumpa sa tulay. Kaya nagpa siya si Itadori na siya ang haharap dito. Nakipag one-on-one si Itadori sa cursed spirit na ginawa niya lang isang punching bag, nang mapansing asido ang dinodora nito.
Samantala si Kagisaki at Megumi naman ay inuubos ang mga cursed spirit na mukhang biglet. Pero mamaya ay biglang may kumuha kay Kagisaki. Saka sumunod din dito ang kalaban ni Itadori. Kaya pinasunod ni Megumi ang bida para tulungan si Kagisaki, dahil siya na daw ang bahala sa pakay nilang sumpa. Dinala pala ni Eso si Kagisaki sa labas ng domain expansion, subalit sinabi nitong hindi daw nila trabaho ang pumas lang ng mga sorcerer kaya pinapauwi niya si Kagisaki. Samantala iniisip naman ni Kagisaki kung ang kaharap niya ba ay isang cursed spirit o isang cursed user. Pinilit naman ni Megumi na maubos kaagad ang mga maliliit na sumpa na tinapos niya sa pamamagitan ng lobo. Kaya lumabas na ang master ng mga ito na isa palang sumpa na nagtataglay ng daliri ng Sukuna, dahil kapareho nito ang nakalaban nila dati. Inatake siya ng sumpa kaya agad na naputol ang espada niya, saka nakapunta ito agad sa likod pero nailigtas siya ng wolf. Pero nasuntok pa rin siya nito sa mukha nang bigla niyang maalala ang training nila ni Gojo. At nang magkamalay ay naisip niyang pinrotektahan siya ng wolf mula sa kalaban. Naalala din ni Megumi ang sinabi sa kanya ng Sukuna na sayang daw ang talent niya. Dahil dito ay nagawa ni Megumi na magpalabas ng sarili niyang domain expansion pero hindi pa kompleto, pero ikinatakot pa rin ang kalaban. Dahil dito ay nagawa niyang matapatan ang malakas na sumpa. Nagpalabas siya ng dalawang ibon na pinagtulungan ang kalaban, kaya nagpalabas ang sumpa ng malakas na puwersa na tumapos sa ibon kaya natuwa ito, pero pinuntirya ni Megumi ang kinaroroonan ng daliri ng Sukuna kaya natalo niya ito at nakuha ang daliri. Naramdaman naman ito ng Sukuna na labis na natuwa sa sorcerer. Pero wala nang lakas si Megumi kaya nakatulog siya mag-isa sa labas. Naramdaman nila Kagisaki ang presensya ng daliri, kaya naisip din ni Eso na mahusay ang nakatalo sa finger bearer. At dahil dito ay nagpa siya itong puntahan ang daliri pero hinabol ni Kagisaki. Kaya sinabi ni Eso na papatayin niya daw ang sino mang makakita ng pangit niyang likod, pero aksidenteng nakita ni Itadori ang likod nitong meron palang mukha. Dahil dito ay nagalit si Eso pero minartilyo ng dalaga. Kaya mas nagalit ito at nagpalabas ng mga pakpak, dahil katapusan na daw ng dalawang sorcerer. Nakita nilang mapanganib ang dugo nito. Nang atakihin sila nito bigla kaya napatakbo na lang ang dalawang sorcerer. Subalit dahil mabagal tumakbo si Kagisaki ay binuhat na lang siya ng bida, na nagulat dahil napakabilis palang tumakbo ng kaibigan. Maging ang kalaban ay nagulat din sa nasaksihan, hanggang sa tuluyang makatakas ang dalawa. Subalit nahabol pala sila ni Kechizu, pero niligtas ni Itadori ang kaibigan kaya siya ang nalagyan ng dugo nitong nakakabulok. Pero maging si Kagisaki ay nalagyan din sa braso. Saka inactivate ni Eso ang teknik nila ng kapatid niya kaya may 10-15 minuto na lang daw sila bago mabulok ang katawan. Dahil dito ay walang choice ang dalawang sorcerer kundi ang talunin ang magkapatid sa loob ng takdang oras. Pero ginamit naman ni Kagisaki na isang voodoo doll ang sarili para atakihin ang mga kalaban. Dito ay napapaisip si Eso kung tatanggalin niya ba ang spell. Pero hindi pa rin niya ito tinanggal dahil titiisin na lang daw nila ang sakit hanggang sa mamatay ang mga sorcerer sa teknik nila. Subalit nagulat si Eso dahil kahit na may cursed technique niya si Itadori ay mabilis pa rin itong nakakakilos. Kaya naman binugbog ng bida ng husto si Kechizo sa harapan ni Eso. Saka siya nakipag-switch kay Kagisaki para tapusin ang dalaga si Kechizo, habang si Itadori naman ang haharap sa wala pang pinsala na si Eso. At nang makita niyang nanghihina ang kapatid ay tinanggal ni Eso ang technique, bago siya nakipagbanatan sa ating bida. Pero nasapul naman siya ng black flash kaya tumalsik. Tapos hinabol ng suntok ng bida kaya gumamit na naman siya ng kapangyarihang dugo pero hindi niya matamaan ang ating bida. Pagkatapos ay magkasabay na naghanda ang dalawa gamit ang black flash ni Itadori at gamit ang resonance ni Kagisaki. Kaya sabay na napinsala ang magkapatid na sumpa, pero muling bumangon si Kechizo kaya gumamit ng hairpin technique si Kagisaki na tuluyan itong ikinasawi. Labis na nalungkot si Eso sa nasaksihan, nang malaman ni Kagisaki na may pisikal na katawan pala si Kechizo dahil hindi pa rin ito naglalaho. At nang may dumaang isang truck ay sumakay dito si Eso na pinagbantaan niyang papatayin kung hindi tutulinan. Pero hinabol pa rin siya ni Itadori kaya ginawa niyang hostage ang isang lalaki. At sa malayo ay nakita niyang may ginagawa si Kagisaki, dahil kinukulam pala nito ang kamay niya. Kaya paggamit ni Kagisaki ng resonance ay nahulog si Eso sa truck dahil sa pinsala. Saka naman siya binanatan ng bida gamit ang napakalakas na black flash na siyang tuluyang tumapos kay Eso. Naramdaman ni Chouso na namatay ang dalawa niyang kapatid. Nang makatanggap ng tawag si Geto, kaya nalaman nilang sila Itadori ang may gawa nito.
Pagkatapos ay pinuntahan nila si Megumi na nakasurvive din at tagumpay na nakuha ang daliri ng Sukuna. Pero nang ibigay niya ito kay Itadori ay nakain naman ito ng Sukuna pero nanatiling kontrolado ang sarili. Dahil sa mga nangyari ay nirecommend nila Mei Mei at Todo ang mga estudyante ng Tokyo Jujutsu High na ma-promote ang rank bilang mga first grade sorcerer. At matapos ang mga nangyari ay namimili ang tatlo nang makatanggap si Megumi ng mensahe mula kay Gojo Sensei na meron daw silang bagong top secret mission. Ang simula ng kwento sa season 2 ay ipinakita ang mga nangyari nakaraan bago pa nila makilala si Yuji Itadori. Sa nakaraan ay lulan ng isang kotse sila Yori Uta Haimi at Mei Mei na mga bata pa sa panahong ito. Nagpunta sila sa isang abandonadong mansyon, at maingat nila itong pinasok nang maramdaman ni Mei Mei na napapaligiran daw sila ng mga sumpa. Binuksan ni Mei Mei ang breaker nang malamang gumagana pa pala ang ilaw. Saka naman humiwalay si Mei Mei kay Yori para mahanap nila kaagad ang sumpa nang sumaran ng kusa ang pinto. At kahit na kinakabahan si Yori sa paghahanap ay matapang niyang binubuksan ang mga pinto. At sa pinakahuling kwarto ay may narinig siya sa ilalim ng kama. Dahan-dahan niya itong sinilip nang makitang mga daga lang pala pero napatakbo pa rin siya. At nang hawakan siya ni Mei Mei ay tuluyan na siyang napasigaw sa takot. Pagkatapos ay nagtataka ang dalawa dahil akala ni Mei Mei ay nasa first floor sila, samantalang ang alam ni Yori ay nasa second floor sila. Kaya itinuro ni Mei Mei ang mga kalat na nakita niya kanina kaya sigurado siyang nasa first floor sila. Kaya giit ni Mei Mei na nasa tiyan daw sila ngayon ng sumpa. Dahilan para maging walang katapusan ang hallway. Kaya naman kahit anong lakad nila ay hindi sila makaalis. Natuklasan din nila ito sa pamamagitan ng mga kalat na kanina pa nila nakikita. Saka naisip ni Yori na kailangan lang daw nilang tumakbo ng mabilis para masira ang Infinity Hallway. Subalit dagdag ni Mei Mei na dapat ay magkasalungat ang takbo nila. Ginawa nga nila ang plano ngunit nasisira naman ang hallway hanggang sa tumalon papalabas si Yori at nakitang lumulutang ang mga bagay. At matapos ang nangyari ay nakitang niligtas pala sila ni Gojo na noon ay isa pa lamang second year. Tinutokso niya si Yori na iiyak na daw, nang biglang may lumabas na malaking sumpa subalit agad na nakain ng Shikigami ni Suguro Geto na noon ay best friend pa ni Gojo. Saka dumating din doon si Liri na labis na ikinatuwa ni Yori. Ngunit nang itanong ni Mei Mei kung nailagay ba nila Gojo ang barrier ay natulala ang magkakagrupo. Nakarating ang balita sa TV dahil nakalimutan pala nila na gumawa ng barrier. Kaya nagalit si Yagami's Amichi na noon ay isang sensei pa lang. Kaya binutukan niya si Gojo. Habang naglalaro ng basketball ay nagkainitan ang dalawa dahil magkaiba sila ng saloobin tungkol sa totoong tungkulin ng isang sorcerer. Kung saan muntik na silang mag-away ngunit biglang dumating si Ms. Amichi para bigyan sila ng bagong misyon. Subalit ayaw nilang magkasama. Ang misyon ay magiging escort daw sila ng dalagang napili para makipagsanib kay Tengen-sama. Para mapanatili ang curse technique nito at mapanatili ang pagprotekta nito sa Jujutsu School. At para maiwasan din ang posibleng panganib ni Tengen-sama sa sangkatauhan. Giit ni Ms. Amichi na may dalawang grupo daw ang nais pigilan ang misyon na ito. Sila daw ay ang Group Q, at ang Star Religious Group. Naghiwalay ang dalawa para hanapin ang nasabing dalaga, nang biglang may sumabog sa gusali. Subalit nakaligtas si Geto gamit ang kapangyarihan, nang mapansin nilang nahuhulog si Rico na kagagawan pala ng Group Q. Pero nagulat ito dahil nailigtas pala ni Geto ang dalaga. Kaya nagbanta ang kalaban na papaslangin si Geto. Samantala inatake rin si Gojo ng isa pang cursed user mula sa Group Q. Subalit umaatres sa kanya ang mga patalim dahil sa kakayahan. Sa malayo ay nagmamasid ang dalawang lalaki, dahil kinakausap pala ni Shio si Toji Fushiguro para maging hitman. Samantala nagawa pa ni Geto na magtimpla ng tsaa dahil sa nabihag niya na pala ang cursed user. Sinubukan itong magmakaawa subalit hindi pinaniwalaan ni Geto. Kaya nagbanta na lang ito na may kasama daw siyang mas malakas. Pero pinakita sa cellphone na napatumba na ni Gojo ang pinagmamalaki niya. Samantala si Toji naman ay nagsusugal sa karera ng bangka nang puntahan siya muli ni Shio. Dahil nais talaga ni Shio na kuhain na hitman si Toji. Kaya pumayag na si Toji pero nais niyang mapagod muna si Gojo sa Group Q at Star Religious Group bago siya lumaban. Saka natapos na ang karera at natalo na naman si Toji. Nang magising si Rico ay nakatikim agad ng sampal si Gojo dahil akala ng dalaga ay mga kalaban sila. Nainis ang dalawa kaya pinagtripan nila ito na nakita ng katulong. Na nakasakay sa isang cursed spirit na binigay daw sa kanya ni Geto. Hindi inaasahan ni Gojo ang ugali ni Rico, pero sinabi ng dalaga na proud daw siya na siya ang napiling vessel para kay Tengen-sama.
pero habang nag-i-speech siya ay nagpapalit ang dalawa ng wallpaper sa CP na ikinainis niya. Inutusan sila Gojo na gawin ang huling mga kahilingan ni Rico, pero para kay Gojo ay pagsasayang lang ito ng panahon. Naintindihan naman ni Geto ang sitwasyon dahil kapag nakipagsanib na si Rico kay Tengen-sama ay tila patay na rin ito dahil mawawala ang alaala. Nang biglang maramdaman ni Geto na may kakaiba, samantala si Toji ay nagre-relax lang habang si Shio ay nakatitig sa nilagay nilang bounty ni Rico na $250,000. Nagmamadali ang tatlo na puntahan si Rico, habang kausap ni Toji si Shio sa telepono. Dahil nais pala nilang targetin ng mga mahihinang cursed user si Rico para mapagod sila Gojo na nagbabantay dito. May nakasalubong si Geto na isang matandang Shikigami user. Kumpiyansa ang matanda na mananalo siya sa laban dahil iniisip niyang mahina sa malapitan ng isang sorcerer na tulad ni Geto. Nagpalabas ng malaking halimaw si Geto na agad na nilamon ang matanda subalit nakatakas pala ito at sumugod sa gilid, nang mapunta sa isang ilusyon at makita ang aso niyang namatay. Dahil sa reality ay walang tigil na pala siyang binubugbog ni Geto na akala niyang mahina sa malapitan. At pagpunta naman ni Gojo sa school ay pinagkaguluhan siya ng mga kaklase ni Rico. Subalit sinaway sila ng sensei doon, pero binigay din ito ang number niya kay Gojo na ikinainis ng mga estudyante. Tapos dinala ni Gojo si Rico at dumaan sa bubungan. Nang makita sila ng isa pang bounty hunter na cursed user pero nasa likod pala niya ang katulong. Agad na sumugod ang katulong na tagumpay na nabayagan ang kalaban. At may lumabas na mga kamay mula sa lupa dahil dumating pala si Geto. Subalit sa kinaroroonan nila Gojo ay may mga kamukha din ng cursed user doon. Agad na pinag-untog ni Gojo ang dalawang clone, kaya sumugod na rin ang dalawa pa pero hindi maabot ng suntok nila ang sorcerer. Kaya pinagsasapok sila. Nang makitang ang tunay na katawan ay nagtatago pero hindi nakaligtas sa mga mata ni Gojo. Tapos sa isang iglap ay kaagad na naabot ni Gojo ang kalaban. Nagagamitan niya sana ng reversed curse technique. Pero pumalpak siya kaya sinuntok na lang ito. Ngunit nakita ni Rico na nabihag pala ang katulong niya. Sinisisi ni Geto ang sarili, subalit kumpiyansa pa rin si Gojo na mababawi ito. At tagumpay nga nilang nabawi si Kuroi. Samantala nasa airport na sila Nanami at Yu para samahan sila Gojo sa misyon habang sila Gojo at Rico naman ay nagpapakasaya sa bakasyon. Kaya naman ipinagpaliban muna ni Gojo ang pagpunta nila sa Jujutsu Academy. Nag-aalala si Geto dahil hindi pa natutulog si Gojo dahil sa pagbabantay, subalit ipinagwalang bahala lang ito ni Gojo dahil magkasama naman daw sila, kaya nagpakasaya sila sa buong bakasyon kasama si Rico. At matapos ang bakasyon ay nakauwi na sila sa Jujutsu Academy, kaya tinanggal na ni Gojo ang teknik niya, subalit dahil dito ay natusok siya ni Toji na nag-aabang pala sa kanila. Naalala naman ni Gojo na nakita niya na dati si Toji noong bata pa siya. Pero nabahala si Toji dahil si Gojo pa lang daw ang nagawang makakita sa kanya habang nakatayo sa likod. Nagpalabas ng halimaw si Geto na agad na kinain si Toji, saka sinabi ni Gojo na ayos lang daw siya. Sa kanya inutusan si Geto na dalhin na si Rico kay Tengen-sama. Nakawala si Toji sa halimaw ni Geto nang mapansin ni Gojo na bagong sword ang hawak nito. Isiniwalat ni Toji na kagagawa niya ang paglalagay ng bounty sa ulo ni Rico para mapagod si Gojo at matalo niya ito sa laban. Umatake si Gojo subalit mabilis na nakailag si Toji, nang mapansin ni Gojo na kakaiba dahil wala itong cursed energy. Sumugod si Toji subalit dahil sa mga mata ni Gojo ay nagawa niya pa rin mapatalsik ang kalaban na tumagos sa mga bahay. Subalit dahil mabilis saka walang cursed energy si Toji ay hindi malaman ni Gojo ang lokasyon nito. Kaya naman pinili ni Gojo na wasakin ang buong paligid para walang mataguan si Toji. Pero biglang may lumabas na mga langaw na cursed spirit para maguluhan si Gojo. Kaya nakalapit na naman si Toji sa kanya at tagumpay na nasaksak sa leeg at tuluyan nang tinapos ang sorcerer. Samantala makabagbag damdamin ang naging pamamaalam ni Rico saka isa-isa niyang pamilya na si Kuroi. Saka nagpunta na sila sa kinaroroonan ni Tengen-sama. Subalit binigyan siya ni Geto ng pagkakataon na tumanggi. At habang umiiyak ay pinili ni Rico na tumanggi dahil nais niya pa daw mabuhay. Subalit biglang may bumaril kay Rico. Na nakitang si Toji pala dahil napatay na niya si Gojo. Kaya labis na nagalit si Geto na nagpalabas ng mga malalakas na halimaw. Pinasugod ni Geto ang dragon sa kalaban na agad na nilapan ito. Subalit nagawa itong matalo ni Toji. Tapos ipinagmayabang ni Toji na dahil wala daw siyang cursed energy ay hindi alam ng ibang sorcerer na nandito siya.
Binaril siya ni Geto subalit mabilis na nakapunta sa likod. Saka niluwa ni Toji ang maliit na cursed spirit na lumobo at kumapit sa kanya dahil dito daw niya tinatago ang mga sandata. Pinasugod muli ni Geto ang Rainbow Dragon na agad na nasalag ni Toji gamit ang espada. At habang nasa ere ang kalaban ay tinira pa ito ni Geto ng maraming cursed spirit subalit hindi umuobra kay Toji. At pagbaba ni Toji ay nagpalabas naman si Geto ng malaking halimaw para manatili si Toji sa ere at patuloy niyang maatake ng mga pusit. Subalit nagawa na naman ni Toji na mapaslang ang Rainbow Dragon na ipinagtaka ni Geto dahil ito daw ang may pinakamatigas na kaliskis. At habang nahuhulog ang pasilyong kinatatayuan nila ay gumamit si Geto ng cursed technique gamit ang babaeng cursed spirit. Pinaligiran siya ng mga gunting pero gamit ang espada ay naubos niya ang mga ito. Saka naman sinubukan ni Geto na kontrolin ang cursed spirit ni Toji. Pero nabigo siya sa plano, saka siya pinaghihiwan ni Toji Fushiguro at tinadyakan sa mukha. Giit ni Toji na hindi niya pinaslang si Geto dahil sa cursed manipulation technique nito, dahil baka magwala ang mga cursed spirit na naabsorb ni Geto kapag nasawi siya. Sa headquarters ng Star Religious Group ay pinakita ni Toji kay Shigeru ang bangkay ni Riko para patunayan na natapos niya ang misyon. Natuwa si Shigeru kaya magbibigay daw siya ng bonus, dahil nagbigay daw sila ng misyon na imposible pero nagawa pa rin ni Toji. At paglabas ng dalawa ay nag-uusap sila kung saan magbabakasyon, subalit nakasalubong naman ni Toji si Gojo na muling nabuhay. Na nalaman niyang gumamit ng reverse curse technique. Dahil noong nasaksak daw si Gojo ay nag-focus na siya sa paggamit ng reverse curse technique. Dito ay mas labis na naintindihan ni Gojo ang sikreto sa cursed energy. Kaagad na sumugod si Toji, subalit nagagawa na ni Gojo na makita ang mga atake. Saka gumamit si Gojo ng cursed reversal technique red na siyang nasalag ni Toji pero tumalsik pa rin. Tapos nakita niyang high na high si Gojo dahil sa natuklasan nito. Kumuha ng kadena si Toji na idinugtong sa sandata niya. At nang tignan siya ni Gojo ay napansin ni Toji na parang may mali. Umatake si Toji gamit ang kadenang sandata pero madali lang na naiilaga ni Gojo. Pero patuloy pa rin sa pag-atake si Toji, samantalang si Gojo ay ginawang shield ang mga bato, saka pinagsama ang red at blue cursed reversal technique na naging imaginary technique purple. Na siyang ginamit niya kay Toji na wala nang nagawa, at dahil dito ay nabutas ang kalahati ng katawan niya. Dito ay naalala ni Toji ang anak niyang si Megumi, kaya ibinili niya ang kaisa-isang anak kay Gojo bago siya masawi ng nakatayo. Pumasok si Geto sa base ng Star Religious Group nang makita niya si Gojo na kinuha ang bangkay ni Riko, at nagulat din si Geto sa bagong Gojo na mas maningning ang mga mata. Dito ay nagtanong si Gojo kung nais niyang paslangin ang mga miyembro ng Star Religious Group, pero giit ni Geto na wala na itong saysay, dahil sa mga naganap ay mas nahasa pa ang mga kakayahan ni Gojo. Subalit dahil nagagawa na ni Gojo ang mga mission ng mag-isa ay naging malayo naman ang loob sa kanya ni Geto. Isang araw ay nakausap ni Geto si Yuki na isang special grade sorcerer. Na hindi gusto ang pamamalakad ng higher ups dahil magkaiba sila ng pananaw. Giit ni Yuki na malulunasan daw nila ang pagdami ng mga sumpa kung matututo ang lahat ng tao na makontrol ang cursed energy nila sa katawan. Subalit imposible ito kaya naisip ni Geto na bakit hindi na lang nila patayin ang mga taong walang kakayahang makontrol ang cursed energy nila. Giit ni Yuki na tama daw ang sinabi ni Geto, pero hindi daw siya baliw para gawin ito. Subalit isang araw nang mamatay ang partner ni Nanami na si Yu sa nakalaban nilang sumpa ay nakapagpa siya na si Geto na gawin ang plano niya na ubusin ang mga normal na tao. Isang araw ay nagpunta siya sa dalawang batang cursed user na inirereklamo ng mga matatanda, subalit ang mga sibilyan na hindi nakakakontrol ng cursed energy ang pinagpapaslang niya. Nabalitaan nila Gojo at Ms. Amichi ang nakapangingilabot at nakakalungkot na balita, nang magpakita si Geto kay Liri sa isang bayan. Agad na tinawagan ni Liri si Gojo, kaya agad na nagpunta si Gojo para kumprontahin ang kaibigan dahil pinaslang din ito ang sariling mga magulang. Giit naman ni Geto na wala daw exception sa plano niya. Giit ni Gojo na imposible ito, pero alam daw ni Geto na posible daw ito kung si Gojo ang gagawa. Nainis si Gojo subalit hindi niya magawang paslangin ang kaibigan, kaya nagmukmok na lang siya sa academy. Samantala si Geto ay nakipagtulungan sa Star Religious Group para magkaroon ng pondo, at isinama niya ang kambal na cursed user. Subalit hindi siya nagustuhan ng mga miyembro kaya gumamit siya ng dahas para makakuha ng respeto. Kasabay nito ay sinundo ni Gojo ang batang si Megumi para gawing sorcerer, bago pa man ito maipagbili sa Zenon Clan ayon sa utos ng tatay niyang si Toji. Pero wala daw pakialam si Megumi sa tatay niya.
Sa kabila nito'y nagbili na lang si Satoru na magpakatatag ang bata. At sa present mga lodi ay ginigising nila Itadori ang sensei nila na si Gojo na napangiti dahil sa mga naalala. Nagyayaya na manood ng movie si Itadori subalit busy si Megumi, at nawiwirduhan naman si Kugasaki sa palabas na gusto ng bida. Nakasalubong ni Kugasaki ang isang babae na itinatanong si Itadori sa kanya. Siya daw si Ozawa na dating kaklase ng bida, subalit nangangamba siyang hindi makilala ni Itadori dahil malaki ang pinagbago niya na dating maliit at mataba. Nais daw niyang hingin ang numero ni Itadori subalit nahihiya siya. Tinawagan ni Kugasaki si Megumi para papuntahin sa resto. Para itanong nila sa binata kung may girlfriend na daw ba si Itadori. At giit naman ni Megumi na wala daw. Gusto rin malaman ni Ozawa ang type ni Itadori, kaya sinabi ni Megumi ang nalalaman na gusto daw ng bida ng matangkad na babaeng may malaking puwet, na siyang ikinatuwa nila dahil pasok si Ozawa sa criteria. Subalit kinabahan si Kugasaki na baka hindi nga makilala ni Itadori ang dalaga, pero nakilala naman niya si Maria, ay, Ozawa pala. Matapos silang kumain ay umuwi na sila nang hindi nakukuha ni Ozawa ang numero ni Itadori. Subalit nakuha naman daw ni Kugasaki ang numero ng babae. Naalala ni Yori ang mga sinabi ni Gojo na malamang ay may kasabwat daw sa academy ang mga kalabang cursed spirit. Kaya binigyan niya ng misyon sila Itadori para mag-imbestiga kung sino ang spy. Si Kokichi na controller ni Mekamaru ang pinaghihinalaan ni Yori kaya pupuntahan nila ang apartment nito. Subalit pagbukas nila ng pinto ay bakante ang silid, kaya nakumpirma nila na si Kokichi nga ang traidor. Samantala dinalaw naman nila Ma ito at Ken Jaco Geto si Kokichi. Dahil may kontrata pala sila kung saan kapalit ng impormasyon ay pagagalingin ni Maito ang katawan ng sorcerer. Nais sanang traidorin ni Maito ang sorcerer subalit giit ni Geto na mapapahamak lang siya dahil sa kontrata. Kaya ginawa ni Maito ang nararapat at pinagaling niya ang katawan ni Kokichi. Subalit pagkatapos nito ay papaslangin na nila si Kokichi kaya kinontrol ng sorcerer ang mga Mekamaru robot na nasa lugar. Sumugod ang dalawang robot na madali lang natalo ni Maito. Kaya sumugod ang maraming robot at pinalaki naman ni Maito ang kamay niya para wasakin ang mga ito, subalit nawala si Kokichi. Dahil nagpunta pala si Kokichi sa pinakamalaking robot niya na si Ultimate Mekamaru. Napansin din ni Kokichi na naglagay ng barrier ang kalaban para hindi niya makontak ang iba pang sorcerer. Manunood lang daw sa kanila si Geto. Kaya gamit ang cursed energy na naipon ni Kokichi ng 17 taon ay inaasahan niyang matatalo niya si Maito. Agad na gumamit si Kokichi ng kanan kay Maito na siyang ikinawasak ng water dam. Subalit nakaligtas pala ang sumpa sa malakas na atake. Kaya pinagsusuntok ng robot ang kalaban na madali naman itong naihilagan. Tumalon ang sumpa sa kabila kaya binutes ni Kokichi ang pader at saka nagpakawala na naman ng malakas na cursed energy cannon. Subalit nakaligtas muli ang sumpa na pinalaki na naman ang kamay para suntukin ang robot. Gumamit si Kokichi ng vial na siyang makakapinsala sa kaluluwa ni Maito, na nagmula sa daliri ng robot na tagumpay na tumama sa sumpa. Ang teknik na ito ay nagawang mapinsala si Maito saka siya tinadyakan ng robot na tumansik sa napakalayo. Hindi sinayang ni Kokichi ang pagkakataon kaya muli siyang umatake, subalit nakatakas na naman si Maito, pero alam ni Kokichi na napinsala niya ito. Nag-charge si Kokichi ng mas malakas na cursed energy cannon, na siyang tinira niya sa sumpa na nag-anyong ibon subalit sinusubukan itong takasan ang mga atake sa pagpapalit-palit ng anyo. Sa kabila nito ay nagawa ni Maito na muling makalapit sa robot kaya tagumpay niya itong napinsala. Subalit kaagad na sumuntok si Kokichi at tinamaan ang sumpa. Kaya ginamit ni Kokichi ang pangalawa sa apat na vial at pinuntirya si Maito, subalit ginamit na ng special grade ang domain expansion nito. Kaya napahiga na lang ang malaking robot sa ilalim ng kapangyarihan ni Maito. At sa loob ng robot ay unti-unti nang nagsha-shutdown ang system. Tumalikod na si Maito sa pag-aakalang panalo na siya ng matusok ni Kokichi dahil sa paggamit ng simple domain. Kaya tagumpay niyang napasabog ang kaluluwa ni Maito saka nakawala sa loob ng domain expansion nito. Dahil dito ay naisip ni Kokichi na magagawa niya pang labanan si Geto. Subalit bigla naman siyang tinusok ni Maito na nakaligtas na naman pala. Agad na kinontrol ni Kokichi si Mekamaru para protektahan siya. Sumugod si Mekamaru at patuloy itong inatake ni Maito pero nagawa pa rin itong matira ng kanan ang sumpa na naiwasan nito. Sa katuluyang nawasak ni Maito si Mekamaru ngunit matapang na sumugod si Kokichi pero tinapos siya ng special grade cursed spirit.
Samantala walang kaalam-alam si Kasumi sa katabi niyang robot na ang controller pala nito ay nakikipaglaban. Pagkatapos ng laban ay sinabi ni Maito na dinaya niya si Kokichi sa pamamagitan ng pagpapanggap na napasabog siya nito. Kinagabihan sa Tokyo ay nagkaroon ng Halloween festival na dinaluhan ng libo-libong mga tao, nang mapansin nila ang isang barrier na kumalat sa paligid. Kaya nauntog ang tumatakbong mama sa barrier, saka nagkaroon ng malakas na hangin kaya nilipad ang mga tao. Kaya sa labas ng barrier ay nagtipo ng mga sorcerer para iligtas ang mga tao. Samantala sa loob ng barrier ay hinahanap ng mga tao si Gojo, dahil may nagsabi daw sa kanila na hindi sila makakalabas hanggat hindi dumadating si Gojo. At nagpapanik na ang ilan nang dumating na rin sa wakas ang kanilang tagapagligtas. Nagtataka na ang mga taong nakulong sa loob ng barrier kung ano ang nangyayari. Ngunit alam ni Gojo na siya ang pakay ng mga kalaban. Bumaba siya sa ikalimang palapag ng basement kung saan nakita niya sila Hanami, Jogo at Choso na naghihintay. Samantala ginamit ni Meimei ang mga uwak para magmasid sa paligid nang bigla itong mapaslang. Kaya hinanap ni Itadori ang gumawa nito na isang halimaw pala na mukhang tipaklong. Kaagad na inatake ni Itadori ang halimaw, kaya nais nitong bumawi sa kanya. Saka nagalit at pinalabas ang mga pakpak, sumugod ito at patuloy na nakipagsuntukan sa bida, saka nagpabilisan sila ng mga kamao na parang sa Dragon Ball. Pero di kalaunan ay nabugbog ni Itadori ang kawawang halimaw hanggang sa matalo ito. At nagawa naman nila Meimei na masira ang pakong pinagmumulan ng unang barrier. Kaya nagpatuloy na sila sa paghahanap ng kalaban. Samantala si Gojo naman ay tinrap ng mga kalaban, pero giit ni Gojo na wala daw siyang balak tumakas. Hinulag ng mga kalaban ang mga tao sa riles, sa kanila walang awang pinagpapaslang ang mga tao. Inatake ni Choso si Gojo pero hindi ito umubra, sa kasabay na sumugod ang dalawa pero hindi nila maabot ang sorcerer. Pero pinipilit pa rin nila kaya nag-teleport si Gojo at nagkaroon ng pagyanig. At dahil sa mga pinaslang nila Jogo ay nais ng magseryoso ni Gojo. Lumapit si Gojo sa dalawa kaya susuntukin siya ni Jogo pero nahuli niya ang kamay nito saka walang awang pinutol. Kaya lumaban din si Hanami pero napatalsik siya ng sorcerer. Tapos hinagis ni Gojo si Jogo sa pader. Nagpalabas ng mga ugat si Hanami na panang-atake kay Gojo subalit nakalapit ito at tinanggal ang mga mata niya. Umatake din si Choso subalit walang epekto. Pero sinamantalanin ng mga kalaban ang pagkakataon pero hindi pa rin nakalusot sa pinakamalakas na sorcerer. Sa halip ay pinabaon niya si Hanami sa pader. Sinubukan itong iligtas ni Jogo subalit tuluyan nang tinapos ni Gojo si Hanami. Dahil dito ay napatakbo si Jogo sa sorcerer na naglalakad lang. Saka tinakat niya si Choso na papaslangin kung hindi siya tutulungan. Kaya umatake si Choso subalit wala talagang kwenta kay Gojo. Samantala si Geto kasama si Dagan ay naghihintay lang ng pagkakataon. Dumating ang isang tren sa B5 kaya natuwa ang mga tao, subalit puno pala ito ng mga halimaw na kagagawa ni Maito. Dumating si Maito kaya sinabi sa kanya ni Jogo na patay na si Hanami, kaya sinugod nito si Gojo pero hindi rin niya maabot ang sorcerer dahil sa teknik nito. Subalit nakailag siya sa suntok, sa kanya pinabagsak ang napakarami pang mga tao. At sa harap ni Gojo ay pinagpapaslang nila Choso at Maito ang maraming mga tao. Nagulat sila nang gamitin ni Gojo ang domain expansion dahil madadami ang mga tao. Subalit nilimitahan pala ni Gojo ang domain expansion niya para maubos niya lang ang mga halimaw sa B5, at para hindi niya maapektuhan ang mga tao. Pagkatapos ay pagod na pagod si Gojo dahil nasa 1,000 halimaw ang pinaslang niya sa loob lang ng 5 minuto. Pero di niya inaasahang nais lang pala siyang pag-udin ng mga kalaban para maikulong siya sa isang cube. Nagpakita si Geto sa kanya, pero dahil sa tahisa noon ito ay alam ni Gojo na hindi ito ang best friend niya. Dahil sa nangyari ay tagumpay nilang nabihag si Gojo, saka isiniwalat ni Kenjako na ginagamit niya lang ang katawan ni Geto. Samantala gamit ang maliit na device ay sinabi ni Kokichi kay Itadori na nabihag ng mga kalaban si Gojo. Gumalaw kusa at sinakal si Kenjako ng sariling kamay dahil sa alaala ni Geto na siyang tunay na may-ari ng katawan, pero ikinamangha pa ito ni Kenjako. Tapos inutusan na ni Kenjako na magsarado ang cube kaya nakulong sa loob si Gojo. Ibinalita ni Kokichi na pinaslang siya ni Maito, at ang naririnig nila ngayon ay isa lamang AI device. Dagdag pa nitong kailangan daw malaman ng ibang sorcerer ang nangyari kay Gojo, subalit dahil hindi gumagana ang signal dahil sa barrier ay kinakailangang umakyat ni Itadori. Habang si Meimei naman ay magpapaiwan para harapin ang mga cursed user. Saka dumating ang isang pangit na may kasamang aso. Isasagawa na sana nila ang susunod na plano nang biglang bumigat ang cube dahil nagagawa pala itong mapinsala ni Gojo.
Tapos tumakbo si Itadori papunta sa taas upang gawin na ang kanyang misyon. Nagpa siya na rin pumasok sa unang barrier ang tatlo pang team ng mga sorcerer. Samantala habang may kausap si Kiyotaka ay paparating naman si Haruta na bigla siyang pinagsasaksak. Nakikita nila sa camera ang nangyayari sa B5 dahil may camera din pala doon si Kokichi pero napansin ito ni Maito at agad na sinira. Sinabi ni Kokichi kay Itadori ang magandang balita kaya pinagplanuhan nila ang susunod na hakbang. Ngunit pagpasok ni Itadori sa barrier ay napakarami ng mga halimaw. Kinalaban niya ang mga ito pati na rin ang malaking halimaw. Tapos umakyat siya sa tuktok para isigaw sa mga kasama ang nangyari kay Gojo. Narinig ito nila na Nami kaya nais nilang puntahan si Itadori. Samantala giit naman ni Kenjaku na magpapaiwan daw siya kay Gojo samantalang ang mga kasama ay mangha-hunting ng mga sorcerer. Pagkaalis ng mga kasama ay binabawi na ng kambal ang katawan ni Geto mula kay Kenjaku. Subalit walang balak ibalik ni Kenjaku ang katawan, kaya umalis at nagbanta na lang ang kambal. Natagpuan na nila na Nami si Itadori kaya sinabi ni Kokichi ang mga mahalagang impormasyon. Ngunit dahil mapanganib ay pupunta si Nami mag-isa, habang ang tatlo ay inutusan niyang hanapin ang pinagmumulan ng barrier. Sinubukang suntukin ni Itadori ang barrier na pumipigil sa pagpasok ng mga sorcerer subalit napakatibay nito. Saka naisip ng tatlo na dahil matibay ang barrier ay ibig sabihin na madali lang makita ang pinagmumulan nito, nang mapansin nila ang pinakamataas na tore. At nakaakyat ang mga sorcerer dahil sa Shikigami ni Megumi. Agad na nakita at tinanggal ni Ino ang isa sa pinagmumulan ng barrier, nang makita na hawak pala ni Jiro ang dalawa pa. Binihag ni Itadori si Jiro gamit ang cable saka sila tumalon, ngunit pumasok si Itadori sa gusali para mahulog mag-isa si Jiro. Samantala si Ino naman ang haharap sa maglola na cursed user kaya sinuot ang costume niyang pangholdaper. Sa ibaba naman ay nakita nilang nakahandusay si Jiro na nahulog mula sa 41 floor. Pero alam ni Megumi na nagpe-play dead lang ito, kaya bumangon na si Tanda. Gamit ang mga curse technique ni Ino ay kinalaban niya ang maglola. Habang sa baba ay pinagtutulungan ng dalawa si Jiro subalit kahit na anong gawin nila ay napakapunat ng katawan ng matanda. Dahil dito ay napag-isipan nila kung ano ang technique ni Jiro. Pinoprotektahan naman ng apo ang lola niya sa mga atake ni Ino, na di kalaunan ay napansin din ng sorcerer. Hanggang sa matapos sa pag-oorasyon ang lola at nabalot ng cursed energy ang apo nito, nilunok nito ang isang bagay saka tinawag ng lola ang kaluluwa ni Toji. Nagagawa ni Jiro na makipagsabayan sa dalawang batang sorcerer dahil sa technique niya. Dahil kahit anong gawin ng dalawa ay balat kalabaw talaga ang matanda. Nagpalabas ng napakaraming kuneho si Megumi na binalot si Jiro, sa kanya sinabi kay Itadori ang technique ng matanda, dahil hindi tumatalabang atake na may cursed energy ay aatakihin nila ito gamit ang pisikal lang nila na lakas. Samantala kinakabahan na si Ino dahil sa nakita niyang naging si Toji ang kaharap. Sinubukan niya pang lumaban pero ginawang punch ang bag nito ang pagmumukha ng sorcerer. Tinanggal ni Megumi ang mga kuneho sa kanila pinabagsakan ng elepante si Jiro subalit hindi pa rin napisat ang matanda. Tapos binato sa kanya ni Itadori ang isang kotse. Saka umatake na rin si Megumi para makakuha ng pagkakataon si Itadori pero kumpiyansang dumipensa si Jiro. Subalit dahil alam na ng dalawa ang teknik niya ay nasasaktan na siya sa mga suntok ng dalawa. Muling umatake si Itadori, pero bago tumama ay tinanggal niya ang cursed energy kaya tuluyang napatalsik si Jiro. Natagpuan ni Nanami ang bangkay ni Kiyotaka, samantalang si Meimei naman ay tinatakbuhan na ng mayabang kanina. Sinubukan pang sumipsip nito kay Meimei sa pag-aakalang papatakasin pero tinapos siya ng sorcerer. Natanggal na nila Itadori ang barrier sa labas pero may isa pang natitira, nang makita nilang nahuhulog si Ino na agad nilang niligtas. Samantala ikinagulat naman ng lola na ang kaluluwa ni Toji na tinawag niya ay nagawang makontrol ang katawan nito. Kaya naman tinapos ni Toji ang cursed user lola. Nalaman naman nila Megumi na buhay pa si Ino pero malala ang kondisyon. Kaya dadalhin ni Megumi si Ino habang si Itadori naman ay susubukang puntahan si Gojo. Nakita nila Kugasaki si Haruta, na siyang salarin sa pagpaslang sa mga support ng mga sorcerer. Hinagis nito ang sword kay Kugasaki saka naman tumakbo si Nita para magtago. Sumugod si Kugasaki pero sinusundan naman ng sword niya si Nita, kaya pinipilit ni Kugasaki na tapusin si Haruta ng mabilis. Subalit nahabol ng sword si Nita kaya tumakbo papunta sa kanya ang manyak para tadyakan. Tinira siya ng pako pero baliwala sa manyak, kaya pinasabog na lang ito ng dalaga para mahulugan ang cursed user. Saka sinuntok ng espada si Kugasaki na napaluhod, kaya naman nag-enjoy si Boy Manyak kung sino ang uunahin sa dalawa.
Walang magawa si Kugasaki habang tinutusok-tusok nito si Mita. Ngunit di kalaunan ay dumating doon si Nanami na galit na galit. Sinubukan lumaban ni Haruta subalit para siyang kumalaban ng pader. Saka sa isang suntok ay lipad si Boy Manyak. Pilit na tinatanong ni Nanami kung nasaan ang mga kasama ni Haruta, at nang hindi ito sumagot ay sinikmuraan niya ito. At dahil galit na galit si Nanami dahil sa mga pinaslang ni Haruta ay sinapok niya ito sa pagmumukha. Samantala nagkaharap naman sila Kenjaku at Meimei. Nagsama ng Special Grade Cursed Spirit si Kenjaku at sinabing kakalabanin lang daw niya si Meimei kapag natalo nito ang sinaman niya. Malakas ang spirit dahil nakakagamit ng domain expansion, kung saan tinrap si Meimei sa kabinagsakan ng bato, pero nakawala ang sorcerer. Nakita ni Itadori ang napakaraming mga deformed na tao subalit wala na siyang panahon, mabuti na lang ay dumating si Inumaki. At habang papunta si Itadori sa B5 ay nakasalubong niya si Chozo na nais ipaghiganti ang mga kapatid. Agad na inatake ni Chozo ang ating bida ng malalaser na technique, subalit nakalapit si Itadori sa kanya. Gamit ang technique ni Chozo ay nagagawa nitong makalamang sa laban. Tinuruan ni Kokichi ng diskarte ang bida kaya nagpunta siya sa banyo, kung saan binuksan niya lahat ng gripo para lamambat ang dugo ni Chozo at hindi magamit ang technique. Dito ay nagkaroon ang bida ng pagkakataon na makipagbakbakan. Pero magaling din pala sa martial arts ang kalaban. At di kalaunan ay nagawa ulit na magamit ni Chozo ang technique kaya nabutas na naman ito si Itadori. Sa kabila nito ay pinilit pa rin makipaglaban ng bida, kahit na lamang si Chozo sa laban nila. Ginawa ng bida ang lahat ngunit sa huli ay natalo pa rin siya ni Chozo. Pero hindi niya tinapos si Itadori dahil natakot siya sa presensya ng Sukuna. Samantala sa pamamagitan ng pagpain ng isang uwak ay natuklasan ni Meimei ang teknik ng kalaban. Ginamit niyang pain si Yuyu, saka naman niya sinugod ang spirit at tagumpay na naputol ang kamay. Lumabas na ang sumpa subalit ginamit ni Meimei ang isang uwak para matalo ito. Kaya kakaharapin niya na si Kenjaku. Samantala magkakasama sila Maki, Nanami at Naobito para magpunta kay Gojo. Subalit nakasalubong nila doon si Dagan. Kaagad na nasuntok ng matanda si Dagan na ikinagulat ng dalawa. Saka naisuka ni Dagan ang lahat ng mga taong nakain niya. Tapos nag-transform si Dagan bilang malakas na sumpa. Nagpalabas ito ng maraming tubig gamit ang technique. Pero hindi tumalab kay Naobito. Pinagtulungan ng tatlong sorcerer ang special grade na sumpa. Pero ang mga atake lang ni Tanda ang nakakapinsala dito. Subalit nakagamit ito ng domain expansion kaya napunta sila sa beach. Dito ay napinsala sila Maki at Nanami, pero naka-counter si Naobito, kaya sa kanya nag-focus si Dagan. Muling bumangon si Maki, subalit bago siya matapos ni Dagan ay nakapasok sa domain expansion si Megumi. Ibinigay niya ang special grade curse tool ni Maki, kaya nagawa niyang mapatalsik si Dagan. At dahil nakukontra ni Megumi ang technique ni Dagan ay nawala na ang dagdag na stats ng spirit sa loob ng domain. Kaya nais niyang unahin si Megumi, pero niligtas naman siya ni Nanami. Tapos pinagtulungan nila Naobito at Maki si Dagan na nagagawa na nilang mapinsala, habang si Nanami naman ang pumoprotekta kay Megumi. Giit ni Megumi na nais niyang gumawa ng maliit na butas para makatakas sila sa domain subalit kailangan nila itong gawin ng mabilis. Kaya tinawag ni Nanami ang dalawa, pero nalaman ni Dagan ang plano nila. Nakapagbukas ng lagusan si Megumi subalit nagulat sila nang pumasok sa loob si Toji. Kinuha ni Toji ang special grade curse tool, nang makilala ni Naobito na ang lalaki ay si Toji Fushiguro. Kinalaban ni Toji si Dagan, at nakakamanghang nagagawa niyang magulpi ang special grade cursed spirit. Nagpaulan ng maraming isdang Shikigami si Dagan pero baliwala ito kay Toji, na kahit ginamitan niya ng ahas para lunurin at papakin ng mga isda at kainin ng centipede sa dagat, ay nagawa pa rin makaligtas at matalo ang halimaw. Napapagod na si Dagan subalit sa isang iglap ay nakalapit si Toji kaya walang awang pinaghahampas ang sumpa. Tapos pinatalis ni Toji ang sandata, saka sinipan ni Naobito si Dagan kaya nasaksak ito ni Toji sa mukha. Tapos pinagsasampal habang nasa ere sila hanggang sa matalo si Dagan. Labis na napagod si Megumi, subalit dahil walang alaala si Toji ay dinala nito ang sariling anak sa labas ng gusali na ikinatakot ni Megumi. Tapos nakita ni Jago na napaslang nila si Dagan kaya nagalit ito. Kaya tinalo niya ang tatlong sorcerer na naiwan doon. Pero naramdaman bigla ni Jago ang Sukuna, dahil pinakain pala ng kambal si Itadori ng mga daliri ng Sukuna. Agad na pumunta si Jago at tinanong kung ilan na ang pinakain nila, subalit ayaw sumagot ng kambal kaya pinaslang niya ang dalawa. Pero pinakain din ni Jago ang mga natitirang daliri para ma-reincarnate ang Sukuna.
nang makitang nakaligtas ang dalawa dahil sa teknik nila. Tapos nagulat si Jago dahil putol na pala ang kamay niya dahil sa sukuna. Takot na takot ang tatlo sa hari ng mga sumpa, kaya nagbaw sila at natabasan ang ulo ni Jago dahil mahaba. Nagmakaawa ang kambal na ipaghiganti sana sila ng sukuna kay Kenjako kapalit ng mga daliri na pinakain nila dito. Pero dahil ayaw ng sukuna na inuutusan siya ay pinaslang niya ang kambal. Dahil kumpleto na ang misyon ni Jago na palakasin ang sukuna ay inutusan niya itong gumawa ng kontrata para tuluyang makontrol ang katawan ni Itadori. Pero giit ng sukuna na magpapaalipin lang daw siya kung matatamaan siya ng kahit isang suntok ni Jago. Nagpalabas ng napakaraming mga kuneho si Megumi para tumakas kay Toji, pero nahabol siya nito sa loob kung saan makikita ang agwat ng kakayahan ng dalawa. Pasugod ang mga kuneho, kaya tumadyak siya ng malakas at ginamit ang mga piraso ng sahig para ubusin ang napakaraming kuneho sa paligid. Magkasama naman sila Kusakabi at Panda na papunta sana sa B5, pero hindi alam ni Panda na nililigaw lang siya ng kasama dahil natatakot ito sa mga malalakas na kalaban. Pero nahanap naman sila ng dalawang tauhan ni Kenjako. Hindi magawang makatakas ni Megumi kay Toji kaya patuloy siyang nabubugbog. Tapos pinagbabato pa siya ng mga bakal at kotse at gumamit na din ng ibon para makatakas lang. Subalit nasundan na naman siya ni Toji sa isang gusali, kaya binuksan ni Megumi ang mga sprinkler tapos pinakuryente niya sa kwago saka siya tumakas. Pero ayaw siya nitong tigilan. At di kalaunan ay nasaksak siya ng sariling ama pero naalala naman siya nito bigla. Dahil dito ay natauhan si Toji, kaya sinaksak nito ang sariling utak para ma-deactivate na ang teknik ng Lola. Nakita niyang bumalik sa dating itsura ang katawan, nang bigla siyang atakihin ni Haruta. Samantala makikipaglaban na sana sila Kusakabi nang biglang may sumabog, dahil pala naglalaban na sila Jago at ang Sukuna. Pero hindi laban ang nangyayari kundi pambubugbog ng Sukuna kay Jago. Nagalit si Jago kaya nagpalabas ng napakaraming lover subalit tinatayuan lang ito ng Sukuna. Tapos binuhat ni Jago ang dalawang gusali saka inipit sa gitna ang kalaban niya, pero wala pa rin itong epekto. Tapos ginamit ng Sukuna ang mukha ni Jago para mabutas ang malaking gusali. Patuloy ang pinsala na natatamo ng bayan mula sa maladelubyong kakayahan ni Jago, kaya napagtanto ni Kusakabi na mapanganib sa lugar. Kaya nais niyang tapusin agad ang kalaban para makatakas subalit dumating doon ang Sukuna na sinabing papatayin kung sino man ang gagalaw habang may nanghuhulog na malaking fireball. At sa kumpas ng Sukuna ay mabilis silang tumakas. At dahil sa agwat ng kapangyarihan ng dalawa ay nagawa ng Sukuna na masunog si Jago. At pagkatapos ng laban ay nagpakita si Orayumi na dating kasamahan ng Sukuna noong unang panahon. Nanganganib si Megumi dahil nanghihina na nga siya pero nakita pa siya ni Haruta. Subalit sa kabila nito ay ginamit ni Megumi si Haruta na kasangkapan upang makapag-summon ng pinakamalakas na Shikigami na si Mahoraga sa pamamagitan din ng pag-alay ng sariling buhay. Tapos kapag napatay din ni Mahoraga si Haruta ay makokompleto na ang ritual. Pero bago ito mangyari ay nailigtas ng Sukuna ang cursed user, dahil ayaw niyang makompleto ang ritual at tuluyang mamatay si Megumi dahil nais niya pang gamitin ang katawan nito. Kaya naman nagpa siya ang Sukuna na kalabanin ang Mahoraga. Nagtagisan ng lakas ang dalawang pinakamalakas na nilalang. Naputol niya ang paa ng Mahoraga, pero napatalsik naman siya nito ng napakalayo. Nagpabilisin sila sa pagsuntok, at dahil sa lakas ay gumuho ang gusali. Pagkatapos ay binalibag ito ng Sukuna. Saka naman pinagbabato ng Mahoraga ang di mabilang na mga kotse papunta sa kalaban niya. Hiniwa din ito ng Sukuna sa mukha, pero malakas ang regeneration power. Tapos sinugod siya ng Mahoraga, kaya hiniwa-hiwa niya ito sa tiyan pero nanatili pa rin buo. Muli itong bumangon at nakipagbalagbagan sa Sukuna sa ere, na siyang naging sanhi ng pagguho ng mga gusali sa paligid nila. Nagalit ang Sukuna kaya nagawang maputol ang kamay ng Mahoraga, subalit nagalit din ito at binato siya ng isang gusali. Tapos hindi ito tinigilan ng Sukuna subalit nagre-regenerate lang. Kaya napilitan na ang Sukuna na gumamit ng malakas na domain expansion kung saan nagawa nitong masakop ang buong syudad. Saka nag-focus ang Sukuna sa pag-atake ng walang humpay sa katawan ng kalaban niya. Kaya naman gumuguho na rin ang paligid na siyang napapanood ng mga tao mula sa malayo na tila ba maladelubyong sakuna dahil sa lakas ng hari ng mga sumpa. Kaya di kalaunan ay naubos na rin ang regeneration power ng Mahoraga at tuluyan na itong natalo. Tapos akala ni Haruta ay ligtas na siya, pero nadamay din pala siya sa atakeng ginawa ng Sukuna. Dinala ng Sukuna si Megumi sa mga kasama,
tapos nang makabalik na si Itadori sa katawan ay nasaksihan at naalala niya ang malagim na mga insidente na ginawa ng Sukuna. Kaya naman hindi nito napigilan ang mapasuka dahil sa mga nangyari, at makikita pa sa taas kung gaano kalaki ang pinsala ng syudad. Samantala naglalakad si Nanami na nasunog ang kalahati ng katawan. Nakita siya ni Maito pero pinabayaan lang, tapos pagbaba ni Nanami ay nakita ang napakaraming mga halimaw kaya napabuntong hininga. Saka naalala ang pangarap niyang magpunta sa Malaysia at magtayo ng bahay sa tabi ng dagat. Habang pinagpapatay niya ang mga halimaw ay nararamdaman ni Nanami na malapit na ang katapusan niya dahil hindi niya mapigil ang isipin ang pangarap niyang hindi niya nagawa. Hanggang sa lumapit na sa kanya si Maito at mahawakan siya sa likod. Pero dahil natuwa si Maito sa pakikipaglaban sa kanya ay binigyan muna siya nito ng ilang sandali para sabihin ang huling habilin. Tapos nasaksihan ni Itadori kung paano tapusin ni Maito si Nanami. Labis itong ikinagalit ng bida kaya napasugod siya, at dumipensa naman si Maito pero baliwala lang sa kanya. At gamit ang malaking halimaw ay nasapok siya ni Maito sa mukha. Muling sumugod ang halimaw. Tapos lumabas si Maito na nadaplisan sa mukha ang bida gamit ang patalim. Tapos gamit ang kapangyarihan ay pinapaliit ni Maito ang nilalakaran nila para matamaan niya ang bida. Subalit siya ang nabugbog ng bida. Sinusubukan ni Itadori na sirain ang pader na likha ni Maito kaya pinipigilan siya nito gamit ang iba't ibang mga tricks. Pero nakawala pa rin ang ating bida. Kaya pinagbabaril ni Maito si Itadori. Tapos pinalaki pa ang mga paa na parang third gear ni Luffy. Binato ito ng bida kaya nagbago na naman ng sandata si Maito. Tapos sumakay siya ng elevator at hinanda ang Black Flash, pero pinalaki pala ni Maito ang kamay na siyang tinapatan ng bida. Tapos hahalikan siya gamit ang ngusong matalas kaya sinikmuraan niya ito pero nakailag sa malakas niyang suntok. Tumakas ito sa bida, nang pagtingin ay dalawang lalaki, pero si Maito pala ang isa dito na natamaan ang bida. Tapos ginawa niya pang espada ang isang lalaki. Samantala sa labas ay nakita ni Kagisaki ang clone ni Maito. Alam ng dalaga na hindi siya nito pwedeng mahawakan dahil game over na siya agad pag nagkataon. Kaya tinira niya ng mga pako ang metal poster sa itaas tapos sinipa ito kaya tumagos ang pako sa noo ng clone. Patuloy ang laban nila Itadori at Maito, kung saan iba-ibang tricks ang sinusubukan ng cursed spirit para matalo ang bida. Sa labas ay patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Kagisaki sa clone ni Maito na iniiwasan niya ang kamay, dahil hindi niya alam na isang clone lang pala kaya walang kakayahan na gawin siyang halimaw. Subalit nagulat siya nang tumalon sa kanya ang dalaga. Dahil pala sa maraming mga pako na nagkalat sa lupa na siyang puminsala sa katawan ng clone. Saka siya nito sinakyan tapos ginamitan ng resonance kaya naman napinsala din ang tunay na katawan ni Maito na siyang kalaban ngayon ng bida. Tapos napagtanto na rin ni Kagisaki na isang clone lang ang kaharap niya. At dahil sa pinsala na natanggap ni Maito sa dalaga ay nagawa ng ating bida na mabugbog siya ng sobra. Subalit nakatakbo ang clone mula kay Kagisaki kaya hinabol ito ng dalaga hanggang sa makarating sila sa kinaroroonan ni Itadori. Tapos dito ay nagawang mahawakan ng tunay na Maito si Kagisaki sa mukha. Napatay ni Itadori ang clone. Samantalang si Kagisaki naman na malapit ng mamatay ay naalala ang nakaraan. Tungkol sa pagkabata niya hanggang sa magpas siyang maging isang Jujutsu Sorcerer. Tapos sa harap din ng bida ay nasawi na din si Kagisaki. Labis na ikinalungkot ni Itadori ang nangyari, kaya siya naman ang nabugbog ni Maito ng sobra. Dahil tingin ng bida ay wala nang dahilan para lumaban. Ngunit bago mapatay ang bida ay niligtas ito ni Todo gamit ang teknik. Muling sumugod si Maito subalit gamit ang teknik ay nagagawa ni Todo na umiwas sa atake at makalaban sa cursed spirit. Pinalakas ni Todo ang loob ni Itadori, dahil habang nakatayo daw sila ay magagawa nilang bigyan ng hustisya ang pagkasawi ng mga kasama. Tapos sumugod na si Todo, at gamit ang teknik ay hindi siya magawang mahawakan ni Maito. Muling lumaban si Itadori na tinamaan si Maito ng malakas na Black Flash. Tapos naghanda ang dalawa sa laban. Samantala hawak ni Kasumi ang natitirang alaala ni Kokichi na pinipigilan siyang magpunta sa Shibuya. Labis ang kalungkutan na nadarama niya dahil sa hindi man lang sila nagkita ni Kokichi bago ito mamatay. Gamit ang teknik ni Todo ay nagagawa nilang malamangan sa laban si Maito dahil nalilito ito. Kaya nagpalabas ng malaking halimaw si Maito na parang isang tren. Tapos mga panusok sa dulo pero nakatakas sila gamit ang teknik ni Todo. Gamit ang mga tao ay nakakagawa ng mga sandata si Maito na siyang ginagamit niya sa dalawa. Tapos nakipag one-on-one si Todo kay Maito na hindi siya magawang mahawakan dahil sa galing ng sorcerer na gumamit ng teknik niya.
Tapos gumamit pa siya ng Black Flash pero hindi napinsala ang kalaban dahil hindi nagagawa ni Todo na mapuntirya ang kaluluwa nito. Nagpalabas si Ma ito ng napakaraming mga halimaw hanggang sa masira ang lugar, saka binalot nito ang lugar ng mga likha niya. Pinagpalit ni Todo sila Itadori at Ma ito, pero pinutol nito ang sariling ulo para hindi masuntok ng bida. Tapos lumaban ang katawan nito habang ang ulo ni Ma ito ay gumugulong at muling nagkaroon ng panibagong katawan. Saka siya nagsama ng isa pang nilalang na siyang nakipaglaban kay Todo habang si Itadori naman ang kalaban ni Ma ito. Ngunit nagulat sila dahil nagagawa ng clone na mabugbog si Todo. Napatalsik nito si Todo sa kabila ng gusali, kaya binato niya ng hunger saka sinuntok na agad ding namatay. Dahil kapalit pala ng lakas nito ay mamamatay ito sa isang suntok lang. At paglingon ay meron pa palang dalawa. Tagumpay si Ma ito na masolo muli si Itadori. Kaya nais niya nang tapusin ang bida gamit ang mga alagad habang wala pa itong kasama. Ngunit binato ito ng bida ng billboard. Tapos agad na lumapit sa kalaban pero naihagis siya sa napakalayo. Subalit nagulat siya dahil napatay na pala ni Todo ang dalawa niyang summon. Naisip ni Ma ito na gumamit ng domain expansion para lang mapatay si Todo pero natatakot siya na muli silang magtagpo ng Sukuna. Pero dahil sa nakita niya kay Gojo ay gumamit pa rin ng domain expansion si Ma ito sa loob ng 0.2 seconds kung saan hindi daw siya manghuhuli ng Sukuna. Kaya naman naghanda si Todo para gumamit ng simple domain para kontrahin ito. Samantala sumugod ang bida para tapusin si Ma ito bago mailatag ang domain expansion pero napakabilis mag-cast ni Ma ito. Nagkita sila Ma ito at Sukuna sa loob ng domain pero dahil sobrang saglit lang nito ay hindi siya nagalaw ng Sukuna. Habang tinamaan niya naman ang teknik si Todo na agad ang pinutol ang kamay para hindi siya mamatay. Saka sumugod si Ma ito para tapusin si Todo na tagumpay niyang tinamaan ng Black Flash, pero nakaligtas sa pag-focus ng cursed energy sa Chan. Sumugod muli ang kalaban kay Todo, nang maputol ang kwintas ng lalaki at mahulog ito na meron palang picture ng idol niya at ni Itadori. Tapos ginamit niya ang kamay ni Ma ito para magamit ang teknik kaya nasuntok ang cursed spirit sa pagmumukha ng ating bida. Labis na napinsala si Ma ito, pero dahil sa mga nangyari ay nalaman na rin sa wakas ni Ma ito ang tunay na anyo ng kaluluwa niya. Kaya nakapag-transform ang sumpa na isang bagong nilalang na napakalakas. Nang maglaban sila ay napakatigas pala ng bagong katawan ni Ma ito, tapos nakakagamit pa ng blade na puminsala sa kaliwang braso ng bida. Muli silang nagtagisan ng galing subalit walang epekto ang mga suntok sa katawan nito, hanggang sa mabalibag ni Ma ito ang ating bida sa lupa at mahulog sa tubig sa ilalim nito. Muling sumugod si Ma ito nang biglang makaramdam ng sakit, dahil pala sa time lag mula sa atake ng bida kanina. Pinipilit ng bida na pagalawin ang katawan niya nang pilitin din itong maghanda ng Black Flash para sa kalaban. Nagpatalon-talon si Ma ito habang si Itadori ay naghahanda na naman ng susunod na Black Flash na siyang sinabayan din ng Black Flash ni Ma ito. Nawala ang armor ng sumpa na siyang pinuntirya ng bida. Tapos biglang bumangon si Todo at sinubukan muling gumamit ng teknik kaya nalito si Ma ito. Samantalang papalapit na ang kamao ng ating bida na nagtataglay ng napakalakas na Black Flash na siyang tuluyang tumapos sa cursed spirit. Sinubukan pa nitong maglabas ng mga stock niyang transfigured humans pero naubusan na siya na labis niyang ikinatakot kaya wala na siyang nagawa kundi ang tumakbo at gumapang. Nang dumating naman si Geto, samantala nakaligtas naman sila Panda at Kusakabi sa mga pagsabog. Nang sabihin nitong mas kakampihan daw niya ang higher ups para sa execution ni Itadori dahil napakamapanganib ng Sukuna. Habang nasa Malaysia naman sila Maymay at Uy-Uy na magkasamang natulog sa hotel. Samantala si Choso naman ay nanaginip na kapatid niya daw si Itadori, kaya naman na itanong niya sa sarili kung ano ba talaga siya. Nakita ni Geto ang kaawa-awang sitwasyon ni Ma ito, nang magpalabas ito ng malaking catfish pero isa lang palang ilusyon. Sinubukang lumaban ng bida subalit mas malakas sa kanya si Geto gamit ang mga cursed spirit nito. Tapos sinubukan ni Ma ito na i-absorb si Geto pero siya ang hinigop nito gamit ang kapangyarihan sa kasya kinain. Nakita niyang nasa taas pala si Momo sakay ng broom na nagsignal kay Kamo kaya nagpaulan ng maraming mga palaso sa kinaroroonan ni Geto. Bumaril din si Mai gamit ang sniper pero nasalag. Tapos sumugod si Kasumi sa likod gamit ang teknik subalit walang epekto sa kalaban. At nang tatapusin na siya ni Geto ay niligtas naman siya ni Kusakabi. Saka nagplano sila Panda kung paano mababawi ang cube na pinaglagyan ni Geto kay Gojo. Samantala si Choso naman ay naalala na si Geto ang may kagagawan kung bakit siya ipinanganak sa mundo na isang kakaibang nilalang kaya nais niyang kalabanin si Geto. Subalit dumating si Urayumi para pigilan siya. Kaya siya ang unang inatake ni Choso.
Gamit ang pinatigas na dugo ay nahiwan nito at pinaangat ang lupa, subalit hindi niya matamaan si Geto dahil sa bilis. Kaya nagpaulan siya ng mga matutulis na dugo subalit bigo pa rin kaya napatalsik siya ni Geto. Pero nagawang makabalik sa taas gamit ang kakayahan saka nakipagmano-mano kay Geto pero nabugbog siya nito. Tapos gumuho ang lupa na pinaangat ni Chozo. Saka sabay-sabay na umatake ang mga sorcerer para matalo si Geto. Subalit pinagyelo silang lahat ni Orayumi. Sinusubukan itong tunawin ni Chozo kaya tinutukan siya ni Orayumi. Saka niligtas siya ni Itadori. Tapos sinabi ni Chozo na siya daw ay kuya ni Itadori. Sinubukan din umatake ni Momo ngunit walang epekto. Nang patuloy silang atakihin ni Orayumi tapos tutusukan si Itadori. Subalit dumating si Yuki para iligtas sila. Pinalabas ni Geto ang kapangyarihan na nakuha mula ng kainin niya si Maito, kung saan nagkaroon daw siya ng kapangyarihan na magamit ang kakayahan ni Maito sa malayuan. Kaya inactivate niya ang kapangyarihan sa dalawang tao, at isa dito ay si Sumiki na ate ni Megumi, na di kalaunan ay magigising na daw. Nawala ang mga yelo ni Orayumi dahil sa nalagyan pala siya ni Chozo ng lason kanina. Tapos nagpalabas ng napakaraming mga cursed spirit si Geto. Saka pinakita ang cube na pinaglagyan kay Gojo bago ito tumakas sa kanila. Napag-alaman mula sa balita na nagpalabas pala si Geto ng nasa 10 milyong cursed spirit sa iba't ibang parte ng Japan. At bilang na lamang ang mga ligtas na lugar, naging abala ang mga sorcerer sa pagliligtas sa mga tao, at naging normal na lamang ang mga pagpatay dahil sa daming nagkalat na cursed spirit. Sa isang tindahan ay may isang bata ang muntik nang atakihin ng isang cursed spirit, subalit niligtas ito ni Yuta sa tamang pagkakataon. Tapos si Yuta Okoso pala ay naatasan ng mga higher-ups para patayin ang Sukuna vessel na si Itadori. Nag-enjoy ka ba? Ito na po ang last part sa series na ito. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.